maybe I have gone far, maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination, for bigger dreams, even greater success. And I want you to join me. Yeah, she's amazing. She was a struggling college student, and then she joined network marketing, and she became actually one of the first female Asian multimillionaires. And that's a big thing, guys. I just wonder, Sherry, if you were like 25, 26, 27, 28, and would you be a millionaire? Like, wah! You know what? It's what we dream for, right? I mean, she's been put into the Network Marketing Hall of Fame as one of the first ambassadors. She's absolutely crushing it. She co-authored the book, How to Become a Millionaire, One Peso at a Time. That's like 50 million pesos to become a millionaire. Please help us welcome Aika Lorraine Uri. Absolutely fantastic. I love learning from Aika. I love learning from incredible people. Like I talked about, success leaves clues, and Aika just proved how much value she's been bringing. I mean, come on, to be a multimillionaire in your young 20s, you're creating enormous amounts of value, right? It's amazing to watch her and inner power, and so silent power. She's very strong, and I really enjoyed her talk. And abilities lang ng tao ang pag-uusapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang inspirations namin. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Amazing morning. Amazing morning, everyone. Kumusta kayong lahat? Ayan. Sino mga nandito tonight? Hello, guys. Today is November 26. Ilang araw na lang, no? December na. 5 days na lang, December na. And then, ilang araw na lang, Christmas na. Sobrang bilis. Anyway, sino mga nandito tonight? Ayan, si Mentor Ivy Liovi. Nakita ko sila. Rachel. Hello, MVP Sol. Kumusta po kayong lahat? Nag-dinner na ba? 1 month na lang, no? 2022 na, di ba? I-goal natin na mas happy ang celebration natin this year, no? Compared last year. Sinong excited tonight? Pa-comment ka ng IM. Ayan, I am. Ayan, regarding pala sa free wills, no? I think mas maraming nakahit this part 2. Parang 21 yata or 22 yung mga nakahit this part 2. I think mas marami yung ngayon compared nung part 1, 'di ba? So, syempre, mas marami, mas happy kami doon. Mas gusto namin kapag mas marami nakakahit. Sobrang saya ng Christmas, 'di ba? Kasi may new car na naman, di ba? Yung mga nakahit ngayon, may new car na naman sila. Kumbaga, may existing car na, di ba? May new car na naman sila. Anyway, kasi sabi nga ni Mentor May, tumatak sa akin to every time na nag-share siya. Kung pagkain nga daw, di ba? Sobrang saya mo na kung nalilibre ka, how much more kung kotse pa, di ba? Sa IM kasi parang 2 to 3 times yata tayo namimigay ng kotse. Kasi, part 2, 'di ba? Naka 2 times tayo sa free wheels and then yung lifestyle. So, 3 times tayong namimigay
ng kotse in 1 year. Okay? Kasi merong mentors dito, 3 beses nakahite this year, di ba? Hindi kasi namin na-experience sila present nung distributor kami, kaya sobrang happy kami para sa inyo. And ayun, sa trainings nga pala, di ba? Sa trainings natin every day sa IM, pila na yung sharing eh, di ba? Unahan na yung gusto magpa-share sa ano sa mga trainers. And ayun, iba talaga yung ginagawa ni Lord sa atin, no? Kumbaga sa company natin, iba yung ginagawa niya, overwhelming. Tapos dadating ang panahon, di ba, in 1 day, siguro 2 to 3 car achievers na yung mag-share. Kasi puno na daily, di ba? Sabay-sabay na nag-share eh. Ngayon nga, ang sports car, ano na, normal na eh, no? Normal na nire-reveal sa training natin every day. Kasi before, ang sports car sa event siya nilalabas, 'di ba? Pero sa event kasi natin ang allowed na lang ngayon house and lot na tsaka supercar eh. Next time ang normal naman na, no, sa training everyday sa IM, ang normal na supercar naman na, 'di ba? Pati house and lot magiging normal na rin 'yon everyday. Tapos sa event naman ang pag-uusapan na natin doon, ano, ang i-reveal na natin doon, rest house na, 'di ba? Beach house na, iba na 'yung usapan doon, 'di ba? So anyway, and MVP Eagles SP, hello po sa inyo, Rachel. And standard ng IM, sabi ni Mentor Catalina. Hello, Saiza. So, start na tayo. Diba? Basta dadating ang time, no, guys, sa lahat ng nanonood po dito right now. Kasama ka, ha? Kahit bago ka, diba? Matagal ka na, kasama ka sa sinasabi ko. Dadating ang panahon, diba? Magkakaroon ka rin ng house and lot mo, supercar mo, diba? Kasama ka sa sinasabi ko, ha, sa mga nanonood right now. Ayan. Wait, check ko lang yung keynote ko. Ayan, so hindi ko na patatagalin. Guys, ganito. Second time ko palang i-discuss tong topic na to. Yung mentors niyo nag-request sa topic na to kasi madami na daw bago sobra, no? Share ko lang to, ha. Before yung kaka-start pa lang IM, no? Before, 4 years ago, maraming hindi naniniwala sa IM. Aware ba kayo doon? Diba? Sa owner, sa compensation plan, sa company, ang sabi nila, hindi daw magtatagal. Diba? Yun yung mga sinasabi nila before. Sabi nila, nako, nababaliw na yata yung mga may-ari niyan. Diba? Nako, malulugi yan. Bigyan mo lang yan ng 6 months to 1 year. Sarado na yung company na yan. Diba? Nako, imposible yan. Yung just for you nila, yung give me 5 nila, pa-promo lang yan. Nako, hindi magtatagal yung kumpanya na yan kasi masyadong generous, di ba? So, narinig yun na ba yan? Sino yung may mga clients dito na narinig yung mga salitang yan? Sige nga, pa-comment nga ng IM. Sino mga nakarinig nun? Marami, si Mentor Rex, ako po VP, si Mentor Gina, so Claire Honey. So, actually, hindi siya bago. Yan yung mga sinasabi sa atin when we were starting. Guys, to give you an idea, ha? Ayan, to give you an idea, history ng MLM dito sa Philippines. Okay? History. So, mga wala pa pala sa Zoom natin, pa-send na lang yung link sa mga downlines para marinig nila yung mga sasabihin. Kasi very important tong mga details na babanggitin ko, no? Kasi, di ba, kaka-start lang. Pero very important bawat words na sasabihin ko. Kaya ipasa nyo na yung link. Sa mga wala pa dito, sabihin nyo, pumasok na, di ba, mabilis lang naman ako. Okay? So, history ng MLM dito sa Philippines, guys, para lang may idea kayo. Okay? Wala pang distributor or networker na kumita ng 4 million to 5 million per month. Okay? Consistently. Wala pa. Okay, meaning passive. Pag sinabing consistently passive, dun, yun tuloy-tuloy, di ba? Wala pa. Kahit tumagal pa sila ng 10 years, ng 20 years, it will never happen. Okay, ang nangyari lang sa history ng network marketing dito sa Philippines, 2 to 3 million per month, ayun. Ano yun, nangyayari na yun talaga. Tapos, kahit tumagal yung mga distributors na ng 10 years pataas, yun yung sagad nila, no? Maximum na yun, 3 million, so maximum na. Kahit yung mga legends na before, di ba? Ibig sabihin, yung mga nag-top na talaga sa MLM. Never pa nangyari yung 4 to 5 million per month na kumikita sila consistently until now. Di ba? So, sa history ng multi-level marketing sa Philippines,
wala pa yung namimigay talaga ng, before ha, ng libreng kotse, di ba? They are using their own money or income para makabili sila ng kotse nila, di ba? May mga kakilala nga ako before eh, mga nakasabayan ko, mga kabatch ko sa ibang kumpanya, kumikita naman sila pero never sila nagkaroon ng sarili nilang kotse. Okay? So sa mga may mga experiences dito, I'm sure na nag-agree kayo, di ba? Siyempre, sayang din yun, di ba? Sabi ko nga kanina, kung pagkain nga, masaya na tayo pag nalilibre tayo, di ba? Mabigyan ka ng libreng coffee, di ba? Free car pa kaya? Yearly, di ba? Matindi doon, yearly. Hindi lang siya once eh. Kumbaga, taon-taon siya. Dito sa IM, di ba? Sabi ko nga kanina, 2 to 3 times this year tayo namigay ng kotse. Okay? So sa iba, no free travel. Okay? Consistently. Kung meron man, minsan, once a year. Tapos, hindi pa aalis agad. Kasi ganoon sa amin dati eh. Di ba? Nung nag-network pa lang kami, after a year, noon, example, 2008 yun. So, nagbigay ng incentive. So, after 2 years, saka pa kami umalis yata. So, hindi siya umaalis agad. Unlike sa IM, di ba? Ginawa niya 3 to 4 times a year umaalis, di ba? So, pag na-hit mo yung incentive, next month, umaalis tayo agad, di ba? Sa mga naka-experience na mentors noon, sa atin lang yun nangyari, no? Na-stop lang because of pandemic. So, meron na nga tayong pending, di ba? Bali yata, tsaka Japan. So, may 2 travels na tayo na nakaabang, di ba? So, pero syempre, once okay na, di ba? Ibabalik na natin ulit yan. So, ganyan sa history ng MLM dito sa Philippines. The reason why I'm sharing this, para may idea kayo. Okay? Para ma-appreciate ninyo kung nasaan kayo ngayon. Kasi kapag hindi mo na-appreciate ang isang bagay, di ba? You won't see the value. Tama ba? Ulitin ko. Kapag hindi mo na-appreciate ang isang bagay, you won't see the value. Di ba? Pag hindi mo nakita ang value ng isang bagay, hindi mo siya mamaximize. Tama? Sayang naman. Tama ba? Tama? So, yung mga top mentors ninyo, sila Mentor May, sila Mentor Peach, sila Mentor Arian, Marlon, yan, Kath, Jonathan, Saul, etc., yung mga iba't ibang mentors, bakit kaya sila ganyan kasipag? Di ba? Sila Mentor Drex, ayan, sila Mentor Gome, sila Mentor Sam, di ba? Bakit sila ganyan kasipag? Why? Why? Kasi nakita nila yung difference sa previous company nila before. Okay? That's why appreciated nila ang IM Worldwide. Are you learning? Nakakasunod ba? Wait lang ah. Ayan. So, ang iba, di ba, hindi ganun kagigil kasi wala silang comparison. Tama ba? Akala nila yung compensation plan natin dito sa IM Worldwide is normal. Di ba? Akala nila same lang sa iba. Yung mga sinabi ko kanina, no, sa mga nakarinig dito, yung mga sinabi ko kanina, yun yung history ng network marketing here in the Philippines. Ngayon, ang ginawa ni IM Worldwide, 'di ba? Ayaw niya ng ganoon, no? Ayaw niya ng walang free travel, ayaw niya ng walang free car, ganyan. Kumbaga, binago niya ang industry. Okay? Binago niya ang industry. Nag-set siya ng standards. Okay? Kaya nga siya tinawag na the game changer. Kasi iniba niya eh, 'di ba? Iniba niya yung kumbaga iniba niya yung laro ng industriya. Kumbaga hindi siya same sa iba eh, iniba talaga niya, 'di ba? Incomparable ang tawag doon. 'Di ba? Hindi mo siya ma-compare kasi ibang-iba talaga siya, 'di ba? Kaya nga walang naniniwala sa una, right? Kasi nga unusual yung kitaan. 'Di ba? Yung mga incentives unusual din, 'di ba? Kaya sabi nila, naku, malulugi yan. Ititigil din nila yan. Baliw na yung mga may-ari niyan. Right? Kung sa iba, di ba, normal ang 2 to 3 million per month, di ba, normal naman yun sa iba, ng mga top earners sa ibang companies, kay IM, ayaw niya ng ganun. No? Ayaw niya ng 2 to 3 million per month lang. Di ba? Ang gusto niya, kumita yung mga distributors ng minimum 10 million per month. Gusto niyo ba yun? Pa-comment ka ng IM sa may mga gusto ng 10 million per month. Sige nga, 'di ba? Minimum 'yan, ha. Oh, dami 'o, oh, sobrang bilis, 'di ba? Guys, sa ibang bansa ha, ganito. Sa ibang bansa, international. Normal naman sa kanila 'yung kumita ng 5 million, 'no, kumita ng 10 million. Normal 'yon, 'di ba? Minimum pa nga 'yan eh. Why? Why? It's because of the compensation plan.
Okay, tandaan nyo ito ha. Guys, tandaan nyo ito. Kung paano designed ang compensation plan ng isang company, yun ang magiging future ng distributors. Ulitin ko. Kung paano na-design yung compensation plan ng isang company, yun ang magiging future ng distributors. Meaning to say, kung design ng compensation plan na hanggang 2 million hanggang 3 million per month lang ang kikitain ng members, diba, hanggang dun lang talaga yung kikitain niya, kahit sobrang tumagal siya. Nakakasunod po? No, kahit mag-network pa siya forever, diba? Why? Kasi nga, design siya that way. Nakakasunod? Pa-comment nga muna ng IM kung nakakasunod before I proceed. Sige nga. Yan. So kami nila press before sa previous company namin, na experience namin na kumita kami ng 2 million per month, 3 million per month, 'di ba? Consistent na 'yan ha? Kahit kahit wala na kaming gawin, yun ang kinikita namin. So sagad na namin 'yon. Kahit 7 years na kami doon, 'di ba? Or tumagal pa, hindi na 'yung tataas. Why? Kasi yung compensation plan ng company namin before designed siya that way. Tama? Okay. So, ang iba naman, 'di ba? Kung ang iba hindi naniwala, ang iba naman naki-curious sila, 'di ba? Bakit ang daming kumikita diyan? Bakit ang lalaki ng kinikita ng mga members diyan, 'di ba? Ba't ang bilis? Bakit 4 years pa lang may mga nakabahay na, 'di ba? Ang matindi, 'di ba? Hindi maliit na bahay eh. 3-story house eh, 'di ba? Minimum 20 million ang halaga eh. 'Di ba? Bakit may mga naka supercars diyan, may naka Lambo na, may naka Corvette, may naka Ferrari na, 'di ba? Bakit may mga nakakabili na ng mga lupa diyan? Ano bang meron diyan, 'di ba? Bakit may kumikita na ng 3 million per month, 2 million per month eh 4 years pa lang? Why? Why? Kung nakakasunod ka, anong dahilan? Sige nga, pa-comment ka kung nakakasunod ka. Bakit ganon? Tama, di ba? Sabi ni Rachel, a compensation plan. Again, aside from our world-class products, di ba? It's because of the compensation plan. Okay, so nakakasunod naman lahat, no? So, ibig sabihin, ang comp plan ng IM Worldwide, hindi lang siya pang 3 million per month, di ba? Kundi, design siya per week lang pala yung 3 million, di ba? So, sa pairing lang yun, iba pa yung Unilevel, di ba? Iba pa yung Just For You, iba pa yung ibang ways to earn natin. So the question is, 'di ba? Ito yung madalas tinatanong, bakit po ang laki ng kitaan sa IM Worldwide? 'Di ba? Ito yung madalas na tinatanong. So kahit ikaw ba, question mo pa rin 'to. Bakit po ang laki ng kinikita sa IM? Bakit ang daming incentive, 'di ba? Pwede namang once a year lang, bakit twice a year? Bakit thrice a year pa yung incentive niyo? Bakit yung travel niyo apat na beses? Anong meron, 'di ba? So para po sa mga nagtatanong yan, ganito po siya kasimple. Kasi po, yung profit na dapat ng owners, no? Para lang aware kayo ha, para pag tinanong kayo, no? So, bakit ganon? Kasi po, yung profit na dapat ng owners, binawasan nila. Ganon siya kasimple. Okay? Kumbaga, yung profit nila dapat, binawasan, dinagdag sa compensation plan para sa distributor. Simple yung simpleng sagot doon. That's the reason kung bakit malaki ang kitaan sa IM Worldwide. Okay? Kasi gusto ni IM na kumita nga kayo at least, no? Minimum 10 million per month. Iba pa yung incentive dito ha. Ang pinag-uusapan natin yung cheque mo pa lang weekly. Okay? Iba yung incentive, iba yung, 'di ba, yung mga iba't ibang pamigay pa natin. Iba pa yun, yung travel, yung car, iba pa yun sa 10 million per month. Diba? So, pangarap kasi namin yun, no, na may kumita ng ganun sa IM, sa company natin. Kasi hindi yun nangyari sa amin nung nagne-network pa lang kami. Okay? Kaya sa inyo, ginagawa ni IM Worldwide. Okay? So, sa mga nagtatanong naman, oh, ito naman. Sa mga nagtatanong naman, kung malulugi, diba? Parang malulugi yan, ha? Di ba malulugi ang IM na yan? Ang laki naman ang pinamimigay, oh. Don't worry po, may mga safety nets naman tayo, dinidiscuss naman yan sa IDBP. Okay? So, basta yun. No? Yun talaga yung happiness namin pag nakikita namin na paunti-unti nyo nang naabot yung mga pangarap niyo. Okay? Basta lagi niyong tandaan to, okay? Kapag galing sa puso, kapag yung intentions mo malinis, walang generous na tao ang naghirap. Ulitin ko. Okay? Ulitin ko.
Kapag galing sa puso, kapag malinis yung intentions mo, walang generous na tao ang naghirap. Okay, wala pa akong nakikitang naghirap dahil nagbibigay siya na galing sa puso niya. May nakita ka ng gano'n, yung mapagbigay siya tapos naghirap siya. Iba wala pa. So, ganun siya. So, clear? Before ko ipakita yung PowerPoint ko, no? Clear naman, no? Pa-comment nga ng IM sa mga nakakasunod sa mga sinasabi ko. Ayan. So, salamat po sa mga sumasagot. Guys, ganito. Para clear, no, the purpose of this training is for you to deeply understand why it is called the Champion of Compensation Plan. Okay? Bakit ba siya tinawag na the Champion of Compensation Plan? Our topic for tonight is the beauty of one account policy. Wait lang. Wait po. Pa-comment naman kung nakikita yung keynote ko. Clear? Ayan. So, salamat sa mga sumasagot. Wait lang po. Ayan. So, topic for tonight is the beauty of one account policy. Gaano ba kaganda ang one account policy? Diba? Ano yung ikinaganda nito? Okay, hanggat hindi kasi natin nakikita yung beauty ng isang bagay, we won't appreciate it. Diba? Ang makikita natin lagi, yung kulang. Yung hindi maganda sa paningin natin. Okay? Lalo na pag wala tayong comparison na iba. Diba? Akala natin normal lang yung mga nangyari dito. Diba? Kaya hindi natin nakikita yung beauty. Ang resulta, hindi natin na ma-maximize. Diba? Hindi natin na ma-maximize. Diba? Sayang naman, eh, nandito ka na eh. Tapos hindi mo tinutodo. Sayang talaga. Diba? Wait lang. Yan. Okay. So, ito po, ang gusto ko maintindihan natin lahat, 'di ba? Na ang compensation plan natin, yung kitaan natin, yung benefits natin, like incentives, 'di ba? Yung cars, travel, etc. Hindi ko na may isa-isa sa dami. Ay walang katulad. Okay? Incomparable siya. Okay, kasi yung future income mo dito, no, yung future income mo will depend on the compensation plan. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Ayan. Pakita ko lang yung sa mentors ninyo. Eto guys, pakita ko lang to, no, para lang may idea kayo. Eto, kay Mentor Peach to, eto yung sa previous namin noon na naka-multiple accounts kami. Okay? So eto yung kay Mentor Peach. Etong nasa keynote ko, kung nakikita ninyo, yung check-in niya, kung mapapansin ninyo, 237,000 in 4 weeks. Ibig sabihin, kumikita siya ng 200,000 per month. 7 years na siya niyan. Kasi 2008 yan, 2015. So 7 years na siya niyan sa company, ang kinikita niya, 200,000 per month. Grabe, no? Eh dito, may kakapasok lang, 1 year pa lang, kumikita na ng ganyan eh. May mga yep nga, kumikita niya, isang buwan, 200,000, 300,000, di ba? Tapos, in 7 years, ang nakuha niya lang na kotse, dalawa, or tatlo. Wala yung Mazda dyan eh. So, 3 cars lang yung nakuha niya in 7 years. Di ba? Tapos ang kinikita niya per month, 200,000 per month lang. Pa-comment nga, sige nga, pa-comment nga, maliit o maliit na maliit. Pa-comment nga, kasi, grabe, di ba? Kasi may yep dito, kaya nang pinikita eh. 400,000 nga, nakita ko, meron eh. O, di ba? Sobrang liit. Biruin mo, di ba? 7 years na yan. Next ko muna. Ito naman kay Mentor May. O, tignan ninyo ha. In 3 weeks, 111,000. 7 years niya, nagkaroon siya ng ilan? 2 kotse. Grabe. Dito, isang taon pa lang, may 2 cars na yung mga member. Yep nga, 'di ba? Si Dave nagmastang na oh, first car niya ba 'yon? So 7 years, 'di ba? 2 kotse. Ganun ka bagal sa amin noon nung naka-multiple accounts kami. Ngayon, itong ipapakita ko sa inyo, yung next, ito na 'yung sa IM. Start natin with Mentor Marlon, 'di ba?
So, hindi ko na maisa-isa lahat ng top mentors ninyo kasi sobrang dami. Top 5 na lang yung ipapakita ko sa inyo. So, kay Mentor Marlon, in 4 years, ilan na yung naging kotse niya? O, 5 na. Diba? Kanina yung pinakita ko sa inyo, 7 years, dalawa lang yung kotse ni Mentor May. O, next natin, ano bang kotse yan, diba? May Chrysler, may Montero, tapos yung free car niya, yung City, diba? Naka Z4, tapos yung latest car niya, yung Corvette. So, next. So, in a month, ito na yung kinikita ni Mentor Marlon. Diba? 4 years pa lang. Magkano? 1 million per month. Compared doon sa pinakita ko kanina, kay Mentor Peach, diba? 200,000 per month, 7 years na siya. So, nakita niya yung difference? Next ko na ha. Next, Mentor Arian and Mentor Mike. So, in 4 years, nagkaroon sila ng tatlong kotse plus house and lot. Kanina, diba? Yung pinakita ko sa inyo, 7 years, diba? Dalawang kotse lang, wala pang bahay yun. Ngayon, 4 na taon pa lang, pero ganyan na yung naging resulta nila. And then, yung sample income nila, 1 month, magkano yan? Almost 2 million. Diba? Nakakabaliw, no? Grabe, pahirapan kasi dati. Pag nag-network kami noon, grabe, pahirapan talaga. Ang hirap kumita. Kaya ang super blessed ninyo dito sa IM. Guys, wait lang ha. Pasok na ako sa Zoom. Ayan, so next. Okay, Mentor Kat naman. So in 4 years, 3 cars and house and lot. 3-story house and lot. Diba? Hindi ordinaryong bahay. Diba? Sample income ni Mentor Kat, 2.5 million. Grabe, diba? 4 years pa lang, 2.5 million na yung kinikita buwan-buwan. Minsan, bumababa, 2 million, diba? Pero pwede na. Buwan-buwan yun. Wait lang. Yan. Next. Next, kay Mentor Peach. Oh, 2.5 million per month. Okay? So, isang buwan yan. Diba? Kanina, nakita niyo yung income niya. Magkano yun? 200,000 per month. Ito, 2.5 per month. So, bumababa yan. Minsan, 2.3. Minsan, 2.2. Monthly yun, diba? Ayan. Next. Tapos, resulta niya, di ba, may condominium siya, fully paid yan, tapos nakabili na siya ng high-end na lote sa isang exclusive na lugar. Okay? Next. Oh, oops. 5 cars in, 4 years naman. Kanina, yung pinakita ko sa inyo, tatlo lang yung naging kotse niya sa loob ng 7 taon. Ngayon, lima na yung naging car niya sa loob ng 4 na taon. So, sobrang laking difference. Next. So, si Mentor May, ayan, Mentor May, 3 cars in 3 years. Wala pa dyan yung mga na-hit niya na free cars, okay? So, hindi pa naisama. Next, plus house and lot pala. Ayan. So, 3 cars and house and lot in 3 years. So, hindi ordinaryong bahay ulit, di ba? 3-story yan. Next, sample income niya. Ayan. Sample income niya, 3.4 million isang buwan. Grabe naman tayo dyan. 3.4 isang buwan. Diba, nakita niyo yung sample income niya kanina, 100,000 lang. Ngayon, 3.5. O, diba, isang buwan. Minsan bumababa, 3.3. Minsan 2.5. So, isang buwan. So, sample income niya, ito mas malaki ng 100,000. Diba, 3.5 na siya average per month. So, this May lang to, 3.5 million isang buwan. Dalawang buwan, 7 million. Almost 8 million na siya, dalawang buwan. Pwede na, no? Pwede na ba yan? Pamalengke lang? Diba? Pang Starbucks lang, no? So, ito, guys, para lang may idea kayo, we have right now, ha, meron na tayong 150 millionaires, plus yan, ha, hindi ko kasi nakuha yung exact, 150 plus yan, millionaires, as of today.
Piso. Yung iba dyan, kumita na ng 44 million, yung iba 35, yung iba 20, yung iba 15. So, iba-iba. So, as of now, 150 millionaires na in 4 years. And then, so 130 plus car achievers na. So, from commuters dati, no? Ngayon, may mga sarili ng sasakyan. Meron dyan, isang tao, tatlo na yung kotse niya, dalawa, di ba? So, iba-iba. And then, sports car naman, 31 na sila as of today. Iba, may nadagdag na kasi. So, 31 na sila. And then, supercar achievers, ayan, 4 sila. As of today. Okay? And then, ayan, may Corvette, may R8, Ferrari, may Lambo. So, iba-iba yan. Next, house and lot achiever. Siyempre, apat na sila, di ba? So, marami pang susunod dyan. So, nakakabaliw, no? So, nakita niyo yung difference, ha? So, kaya ko ito pinapakita sa inyo para makita niyo yung difference ng multiple tsaka one account policy. Yung naging resulta. So, ito. Guys, ito. First of all, ang main difference natin sa ibang companies, tayo, one account policy. Okay? Strictly. Strict tayo dyan. When we say one account policy, we do not allow multiple accounts in one person. Diba? Bawal talaga sa atin yan. Diba? Ma, ito ah guys, itong i-discuss ko sa inyo, maiintindihan mo to kung in-apply mo talaga yung one account policy. Kung naging strict ka talaga doon. Diba? Kasi yung mga top mentors ninyo, diba? Ang reason kung bakit ganun yung kinikita nila, kung bakit malaki yung kinikita nila, kasi talagang naging strict sila sa one account. Diba? Wala silang dummy accounts. Ang iba kasi, may mga dummy. Diba? Yung iba, may accounts yung anak nila, diba? Yung asawa nila, yung nanay, yung tatay, yung tita, diba? Eh, hindi naman active yung mga yon. Hindi nagda-network. Guys, wala naman problem sana, diba? Kung may sariling galaw sila. Or kung mag-network sila. Walang problem doon. Pero, no? Pero, kung ikaw din naman talaga yung mag-network or mag-workout sa account na yon, if I were you, wag na lang. Okay? Nakakasunod po, ulitin ko, okay naman na bigyan mo ng account yung anak mo basta magne-network siya, di ba? Pero kung ikaw lang din yung magne-network or mag-workout, wag na lang. Wag na lang. Kasi, dummy account mo yun. Kung ikaw din yung nag-workout nun. Okay? Hindi mo kasi mamaximize talaga kung hindi ka susunod. Maniwala ka sa akin. Di ba? Kung hindi mo gagawin yung tama. Actually, wala namang loss sa company, di ba? Kung mag-multiple accounts kayo, mas kikita nga si IM eh, di ba? Pero hindi naman yun yung gusto lang natin. Hindi naman yun yung gusto natin, di ba? Ang gusto natin, ma-maximize ninyo yung compensation plan. Yung kumita kayo ng 12 million per month, di ba? Sa binary pa lang yun, ha? Yun yung gusto namin. Di ba? Pero hindi mo talaga kikitain yun kapag hindi mo kasi ginagawa yung tama. Kapag hindi mo ina-apply kung saan siya designed. Are we clear? Alam niyo sa mga mentors niyo, kahit mag-asawa ng clients nila, alam niyo kahit mag-asawa yung tinutok nila, pinupush nga nila na one account lang eh. Di ba? Ano bang purpose kung bakit natin pinapa-multiple accounts yung clients natin? Para kumita tayo sa extra account. Tama? Tama ba? Ulitin ko. Ano bang reason kung bakit natin pinapa-multiple accounts yung clients natin? Ang reason talaga nun, para kumita tayo doon sa extra account. Right? Tama naman, kikita ka naman talaga. Di ba? Kikita ka talaga doon sa extra. Pero, short term kasi yon. Okay? One time lang yan eh. Ang goal natin lagi, long term. Okay? Pag may gagawin ka, laging long term ang thinking mo dapat. Kaya I suggest, pag mag-asawa yan, no, push nyo isang account lang. Workout nila yung isang account lang. Yung, di ba, yung lalaki, workout niya yung left side. Yung babae, workout niya yung right side. Teamwork sila. Yeah? So, itong sasabihin ko sa inyo, no, realizations and realities. Okay? So, may mga experience na dito sa multiple accounts before, di ba, sa other companies. Example, 3 accounts, di ba, 7 accounts. Ang totoong purpose niyan, kung bakit natin in-offer yan, no, para kumita tayo ng mas malaki. Hindi yung client. Okay? Ganyan kasi kami dati. Galing kami sa ganyang sistema dati. So, sa previous namin, naka-multiple accounts kami doon, hindi naman kami aware na mali yun, di ba? Kasi yun yung culture eh. Doon kami, kumbaga, doon kami namulat. Di ba? Pero sabi ko nga, di ba, sa 7 to 8 years of experience namin, never namin na-maximize
ang kahit tatlong account na lang, never namin na-maximize. Sobrang hirap. Okay? Tama? So, ngayon, ito, gusto ko i-share sa inyo para aware kayo, no? Realizations to. Start na natin. So, realizations number one. So, ang isang ikinaganda ng one account policy, number one is rank-based income tayo. Okay? Explain ko sa inyo anong ibig sabihin yan. Rank-based income. So, anong ibig sabihin yan? Guys, ganito sa multiple accounts. Okay? Ganito sa multiple accounts. Nakakasunod? Example, ito, existing company to ngayon, no? Ang account nila, for example, 14,998. Usually, 7 accounts yan. Diba? So, example, account mo to. 7 accounts ka. Example, may existing left and right ka na. Okay? Example, may existing left and right ka na. Tapos, halimbawa, guys, tingnan mo to, halimbawa, may pumasok sa'yo na 100 accounts sa isang araw. Which is, nangyayari na yan ngayon, di ba? Sa mga mentors ninyo, nangyayari na yan. Pag sabi natin, 1 year ka na, 6 months ka na, wino-workout mo si IM, mangyayari talaga sa'yo yan eh. So example, in one day, may pumasok sa'yo na 100 accounts. So example, multiple accounts so guys ha. Ngayon, ito sa ibang company. Ito, existing to ha. Ang per pair nila, 2,500. Okay, per pair nila sa ibang company, 2,500 pesos. So, meron silang tinatawag na maximum pairs per day. Ang maximum pairs per day nila is 10 pairs. Nakikita ninyo sa screen? So, 10 pairs per day ang maximum nila. So, ibig sabihin, pag 2,500 per pair times 10 pairs per day, magkano income ni member? Magkano income mo? 25,000 pesos. Okay? So, ngayon, sa ibang company kasi, may fifth pair na tinatawag. Fifth pair, ibig sabihin nun, every fifth pair, i-convert siya into gift certificate. So, ibig sabihin, sa 10 pairs, guys, ilan ang fifth pair doon? Sige nga, kung nakakasunod, medyo math tayo ngayon, ha? O, yan, tama si Rachel, 2 pairs. So, ibig sabihin po, sa 25 gross income mo, yung 5,000 pesos doon, converted siya into gift certificate. So, magkano lang yung makukuha mo? 20,000 per day. Nakakasunod? Okay. So, yung 5,000 mo, GC siya. Gift certificate siya. Converted into GC. So, pwede mo siyang ipangbili ng products, ganyan. So, in short, sa 100 accounts na pumasok sa'yo, ang kikitain mo lang sa loob ng isang araw, 20,000 pesos. Tapos, 10 pairs lang yung magpe-pair, hindi 100. Yung 90, flushed out yon. Are you learning? Nakakasunod? Yan. So, nakakasunod naman, no? So, in short, pag 20,000 per day ka, magkano yun in 5 days? 5 days a week lang kasi sila. Hindi sila 7 days. So, 5 days lang. Yung 3 days considered 1 day. So, 20,000 per day times 5 days, that's 100,000 per week ang maximum na pwede mong kitain sa ibang company. Times 4 weeks, that's 400,000 a month. Nakakasunod? Clear by explanation ko? Pa-comment ka ng IM kung clear. Sige nga. Ayan, salamat po sa mga nagko-comment. So, ganyan sa multiple accounts, okay? Ganyan sa multiple accounts. So, maximum nila per month, income, 400,000 per month. Tapos, pag sobra yung pinasok mo sa maximum pair sila per day, di ba, ang maximum nila 10. Pag sobra yung pinasok mo, di ba, yung kabilang side mo, mafa-flash out din yon. No strong leg retention sa kanila. Sa IM Worldwide, di ba, may strong leg retention tayo. Are you learning? Move ko na? Okay, so ganyan sa multiple. Okay, so ganyan sa multiple, no? Limited yung income mo. Kasi doon, ayan, pakita ko ulit. Sorry, nawala. Ayan. So, dyan kasi designed yung compensation plan. Kaya sa iba, di ba, yung mga top-up clients na doon, yung mga mentors doon, kaya kahit tumagal sila ng 20 to 30 years, di ba, kahit tumagal pa, hindi natataas yung income nila. Why? Kasi nga, designed yung compensation nila that way. Di ba, sa ganung income. Pag network lead,
pagkapag network builder ka or leader ka, di ba? And seryoso ka sa ginagawa mo sa networking, di ba? Kung seryoso ka talaga. And you have this long-term mindset, sa una, hindi mo naman siya mararamdaman. Kasi hindi mo pa naman experience yung flash out. Pero kapag dumating yung time na lumalaki na yung grupo mo, di ba? Nakaka-build ka na ng leaders at dun din naman talaga kayo papunta kapag seryoso ka, di ba? Sobrang laki nang mawawala sa inyo long-term. Diba? Kasi yung binibuild mo ng matagal, flash out na lang siya every day. Super limited yung compensation plan. Sa IM, ganito. Yan. Sa IM, ganito. For example, naka-jade ka. No? Tapos, example, diamond na yung rank mo. So may existing left and right ka na. Example, may pumasok lang sa'yo na 100 na silver. 100 na silver lang. Huwag na natin pag-usapan ng gold pataas. Silver na lang pag-usapan natin. May pumasok sa'yo na 100 na silver in one day. So, ganito yung kikitain mo. So, per pair natin ng silver, di ba, 1,000. So, example, so 1,000 per pair times 100 accounts, that's 100,000 per day. Tama? So, in 7 days, hindi tayo 5 days ha, 7 days, 700,000 per week. So, dapat ito yung kikitain mo. 700,000 per week times 4 weeks, that's 2.8 million per month. Pero since diamond ka lang, di ba? Magkano makukuha mo? 800,000 lang per week. Pero pasok naman pag diamond ka, no? Pag 100 accounts sa silver, pasok pala. So, 1,000 per pair times 100 accounts, that's 100,000. Tapos, times 7 days, that's 700,000 per week. In 1 month, that's 2.8 million per month. Nakita niyo yung difference? Okay. So, sa IM, no maximum pairs per day tayo. Diba? Kanina, yung pinakita ko sa inyo, 10 pairs per day. Yung iba naman, 14 pairs. So, iba-iba sila. Sa atin, no maximum pairs per day. Tapos, no daily flash out tayo. Okay? So, wait lang ah. Ayan. So, ang maganda sa IM, di ba? No maximum pairs per day. Tapos, no daily flash out. So, kaya ang ginagawa ng mga uplines doon, pag sa multiple, di ba, hinuhold nila ang encoding. Diba? Kasi may daily flash out. Kinakausap nila yung downline sa wag muna mag-encode, ganyan. Kasi, kaya maraming nababurn out. Diba, sa ibang companies, umaabot pa nga ng isang buwan, diba, or more than na hindi na-encode yung members. Kaya maraming kawawa. Kasi, nababurn out kapag hindi sila siyempre na-encode ng sobrang tagal. Dito sa IM Worldwide, no need to hold, diba? Kasi wala naman tayong limit pairs per day. Ang meron sa atin, maximum income per week. Are you learning? Diba, kaya nga kayo, kahit one day lang kayo mag-encode, pwede. Kahit Monday, pwede. So, walang problem. Basta, rank-based income tayo. Kaya ang goal mo, diba? Ano bang goal? Ayan. Kaya ang goal mo, rank up ka. Diba, andyan yun, no? Sample, pag Sapphire ka, 200,000 per week ka. Pag Ruby ka, 400,000 per week, etc. So, as of now, may naka-black diamond na sa atin. Si Mentor Peach, si Mentor May. I'm sure marami nang susunod, no? 1.5 million per week ang maximum nila. Or 6 million per month. Okay, so rank-based income. Kaya guys, sa lahat ng nandito right now, okay, sa mga nanonood dito right now, so priority ninyo ang rank up dapat. Okay, priority dapat ninyo rank up. Stepping stone kasi yan eh. Diba, tulad nga ng sinabi ko before, required yan. Prerequisite yan eh. Diba, parang sa school, sa mga naka-college dito, no? May mga required subjects ka muna na kailangan pasahan para makuha mo yung next subject. Diba? Ganun din dito. I believe lahat tayo gusto ng time freedom, diba? Financial freedom, passive income, gusto natin ng ganyan. Pero bago natin makuha yan, yung long-term goals natin, required ang rank up. Hindi mo makukuha yung mga long-term goals mo kung hindi mo muna i-goal yung rank up. Kaya nga pinupush kayo ng mentors ninyo. Diba? Ang iba, iniisip. Kaya naman ako pinupush ng mentor ko para sa kanila yan eh. Para mag-rank up sila. Hindi. Kaya kanila pinupush para sa inyo yan. Kasi nga, required yan. Diba? Ang maganda dyan, alam mo guys, ang maganda dyan kapag priority mo ang mag-rank up, maraming benefits yan, di ba? Unang-una, maximum income. Itong pinag-uusapan natin, di ba? Rank-based kasi tayo eh. So, kung hindi mo pinupush mag-rank up, hanggang 200,000 per week ka lang, di ba? 3 years ka na, suffer ka pa din until now. Hindi pwede. Kasi 200,000 per week lang yan.
Diba, wag mong isipin na, ay, hindi ko pa naman nahihirindi. Long term ka dapat lagi mag-isip. Diba? Yun yung maganda. Mamamaximize mo yung income. Diba? Pangalawa, ano pang benefit? Matic na makaka-build ka ng leaders left and right. Diba? Matic yun. Kasi, nag-hit ka ng rank up eh. So, pangatlo, matic din na mahihit mo in the future yung mga incentives like cars, diba? Like travel. Tingnan nyo yung mga mentors ninyo na priority ang rank up. Diba? Automatic na nahihit na yung mga incentive. So, ganun din kayo. Kaya kayo pinupush ng mentors ninyo kasi yun talaga yung dapat gawin. Yun yung tamang gawin. Diba? O, sinong excited mag-travel dito? Sige nga, pa-comment ka ng IM sa mga excited mag-travel dito. O, dami oh. Diba? Kung ikaw excited ka, ngayon pa lang, i-priority mo na yung, prioritize mo na yung rank up. Kasi pag okay na, naku, lalabas talaga yung travel incentive natin. Diba? Diba? I know sobrang excited na kayo dyan eh, diba? Habang wala pa, kung ako sa inyo, mag-build na kayo left and right. Kasi kapag bumalik na yan, yung travel incentives natin, diba, ang ibang mentors na solid na yung left and right to, matik lang nila yung incentives eh. Alam mo, maiinggit ka talaga eh, diba? Pag dumating na yung oras na yun, diba, yung saka ka, ay, saka na ako mag-build kapag may incentive, hindi. Diba, maiinggit ka talaga, diba? Kasi, yung hindi yung saka ka mag-build, dapat ngayon pa lang. Diba? Rank up ka na para ang car incentives, yung travel and other incentives, matik mo na, diba? Matik mo na siyang may hit. Consistently. Okay? Ang goal ninyo, makapag-build kayo left and right ng solid na leaders. Yun yung goal ninyo. Dapat ganun ka lagi mag-isip. Long term, di ba? 5 years from now, 7 years from now, 10 years from now, hindi yung ngayon lang. Eh. Hindi ko pa nga na-maximize yung Safari. Short term thinking kasi yan. Tama ka naman, di ba? Hindi mo pa nai-hit. Pero dun ka kasi papunta eh, pag seryoso ka, di ba? Kaya might as well, habang hindi mo pa nai-hit yung income na, di ba? Yung income limit, push mo na mag-rank up ka para ready ka na. Okay ba yun? Pwede bang pa-comment ng IM sa mga susunod na diamonds dito? Sige nga, napakarami na nating diamonds eh. Pa-comment naman sa mga naniniwala na magda-diamond siya no ASAP this December or January. Sige, push na natin this December, di ba? Huwag mo na patagalin yan. Kasi may awarding din tayo next year, oh. Yung EEA natin, di ba? So this December, goal mo na, di ba? Mag-diamond ka na. Para ma-inspire mo naman yung grupo mo. Guys, tandaan nyo to ah. Ang networking, exponential yan. Okay? Exponential. Basta may solid leaders ka. Yung 3 years na income mo, alam mo, pag may solid leaders na, 6 months lang yan. Kayang kitain yung 3 years na pinaghirapan mo. Kaya mo kitain yan. Dadating ang time, 1 month, 2 months, di ba? Basta may leaders na. Di ba? Madami dito, matatagal na, di ba? Pero hindi pa rin gets yung purpose ng ramp up. So, basta maniwala ka lang sa mentor mo. Kung ano yung sinasabi niya, yun yung sundin mo. Basta kung ano yung ginagawa nila na nakikita mo, yun yung gawin mo. Okay? Are you learning? Ayan. So, next na natin. Kaya yung mga nandito ha, yung mga nanonood, huwag tayong petics. Kasi maraming rising stars na yun eh. Natahimik lang magtrabaho. Magugulat ka na lang, laglag ka na sa top. Diba? Baka maunahan pa kayo ng mga yep. Papayag ka ba? Diba? Ang daming magagaling na yep ngayon at masisipag. Oh. Baka maunahan ka pa ng yep. Siyempre, huwag kang pumayag. Lagi mong tandaan, healthy competition naman tayo dito. Happy tayo dapat sa mga results ng iba. Pero bilang leader, di ba, dapat ikaw ang magdala ng grupo mo. Ikaw kasi ang susundan ng grupo mo eh. Di ba? Dapat sa lahat ng incentives, ang goal mo, ikaw lagi unang makahit. Ulitin ko. Ikaw ang susundan ng grupo mo. Huwag mong isipin, ay, dyan naman sila mentor me, andyan naman yung mga ibang mentors para maging inspiration ng grupo namin. Hindi. Dapat ikaw yung magdadala ng grupo mo. Ikaw yung susundan ng downlines mo. Sa incentives, dapat ganito yung mindset mo. Ikaw ang laging mauna. Diba, huwag mo antayin yung mentor mo. Dapat ikaw muna, mens. Hindi. Pag naglabas ng travel incentives si IM, ang goal mo, ikaw mauna. Pag naglabas ng car incentive si IM, ang goal mo, ikaw laging mauna. Ganun dapat ang mindset mo. Regardless kung anong personality mo, di ba? S ka, C ka, D ka, I ka, wala yan sa personality. Ang iba kasi ginagawang excuse ang personality eh.
Hindi. Ay, es ako eh. Ayoko ng pressure eh. Okay na ako sa ganito. Ayoko nang pinupush ako ng mentors ko eh. Alam niyo ba si Mentor May S? So, no excuse, tama? O, Mentor Kath, C naman. Si Mentor Peach, D. Mentor Arian, D oh. Mentor Marlon, I. O, so kahit anong person, si Mentor Mitch, I din. Kahit anong personality mo, don't use it as an excuse, di ba? Okay? Kaya build din ang build, guys, left and right. Huwag ka lang mag-focus sa pamangga mo, di ba? Kasi pag ganun, kasi hindi mo priority ang rank up. Okay? Left and right dapat. Pag nag-rank up ka kasi, di ba? Pag may na-build ka na left and right, madali na lang susunod na lang income mo eh. To follow ang income, basta may leaders ka left and right. Okay? Are you learning? Before ako mag-move sa number 2, pa-comment ng IM kung nakakasunod. Okay? Rank up. Kasi pag naka-build ka na, oh, solid yung income, mabilis na lang yan. Alam nyo, dami kong nakita, oh, maraming iba nag-focus sa income. Ngayon, ang bilis na unahan sila ng mga nag-focus sa rank up. No? Akala mo, mabagal lang pag rank up ang focus mo, pero hindi, long term siya. Eh. Mararamdaman mo siya, long term, naunahan oh, yung mga iba. Ganun kaganda yung ranking, di ba? So next, income comparison muna pala tayo. So sa multiple, ganito. Example, 100 accounts yung pumasok, di ba? Yung pinakita ko kanina sa inyo. Ang daily pairing nila, so 20,000. Tapos, ang weekly income is 100,000. Monthly income, 400,000. Ganyan sa multiple accounts. Sa IM Worldwide, pag may pumasok sa'yo ng 100 accounts, daily pairing is 100,000. Weekly income, 700,000. So, pag since diamond rank yun, pinag-uusapan natin kanina, di ba? Pasok naman siya sa income. And then, monthly income is 2.8 million. So, monthly loss, magkano nawawala sa iyo monthly? Ibabawas natin, 2.8 less 400,000. 2.4 million nawawala sa iyo monthly. Then weekly, 600,000 na hindi mo namamalayan. Then daily na nawawala sa iyo, 85,000 plus ang nawawala daily. So ganyan yung comparison nila. Sobrang sayang. Sabi ni Mentor Chonaw, sayang. Sobrang sayang talaga, sobrang laki yan. So ito, monthly yan, 2.4. Eh, hindi lang naman isang buwan yung pinag-uusapan natin, years, di ba? Sobrang sayang talaga. So ang priority mo, again, tulad ng sinabi ko kanina, mag-rank up ka. Okay, huwag mo nang patagalin yan. Kailangan this December mag-rank up ka na. Huwag mo nang patagalin, okay? Next, move na tayo sa number 2. Second beauty ng one account policy. No fifth pair. Okay, no fifth pair. Walang fifth pair sa atin. Walang gift certificates. Naka-receive na ba kayo ng ganun? Yung income mo dapat, cheque mo dapat, ginawang GC, di ba? Wala naman. So, ganito siya kasimple. Example, sa multiple accounts, ganito siya. So example, ikaw, 'di ba, naka existing may left and right ka na, tapos may pumasok na 100 accounts, for example. Ngayon, ang income mo dapat, 'di ba, 25 times 10 pairs, 25 less fifth pair. So yung 5,000 doon converted into GC. So makukuha mo lang 20,000. Maliwanag? So in short, every fifth pair converted into GC, that's 20% of your income. Okay, 20% of your income. Example, sa mga kumita na ng 1 million dito, no? 1 million, example lang. Yung 20% noon, magkano 20% ng 1 million? Sige nga, pa-comment nga po. O 20% ng 1 million. O, tama, Mentor Felix, 200,000. O 200,000 'yon. Yung 200,000 magiging GC 'yon. Diba? Gift certificate na yon. Ang makukuha mo lang na cheque or magiging income mo or cash, 800,000. Diba? 200,000, malaki o malaking malaki? Sige nga, malaking malaki o malaking malaki. Diba? Sa IM, walang fifth pair. Wala tayong ganyan. O pag-usapan natin, ito na lang. Example, magkano bang si Mentor Mayo, halimbawa, 45 million na yung kinita niya. Magkano'ng 20% nun? 9 million. Oh. 'Di ba? 9 million GC. Anong gagawin mo sa products? Iba pa 'yung maintenance nila, 'di ba? So sa atin walang ganyan. So 'yung 20% mo, 100% actually ma-enjoy mo siya.
Okay, so sa IM, no fifth pair, wala tayong ganyan. Diyan pa lang, winner na winner ka na. Sino dito may experience sa ganyan? Pa-comment nga po, may mga experience ng GC. Sa amin nun, sobrang kapal. Di ba? Hindi na nga nagamit, eh. Nag-expire na. Minsan, expiration pa yun eh. For example, 20 million kinita mo. 16 million lang yung makukuha mo. Yung 4 million nun, GC yun. Converted into products yun. Iba pa yung maintenance sila. So, babaan natin, 4 million kinita mo, 20% nun, that's 800,000, GC na yun. Tapos, ang makukuha mo na lang, 3.2 million. Diba? Sobrang laki. Sayang din yun. Siyempre, sobrang sayang. Kasi kaya nga sa ibang company, sobrang kapal ng GC nila, considered products na yun, diba? Iba pa yung maintenance sila. Sa atin, again, walang gift certificate. May enjoy ninyo yung income ninyo. Are you learning? So, mabilis lang tayo, no? Number 3 na ako. Next. Number 3, beauty of one account policy. No holding off and coding. Diba? Ganito kasi sa multiple. So, example, ikaw yan. So, may existing left and right ka na. Example, may pumasok na 100 accounts sa'yo one day. So, limit nila per day, 10 pairs. Ang iba, 14. Ang iba naman, 10 pairs. So, 5 days a week lang sila. Guys, sa atin, di ba, 7 days a week. Sila, 5 days a week. Yung Saturday, yung Sunday, yung Monday are counted as one day. So, pag nag-encode ka ng Saturday, Sunday, Monday, 10 pairs lang yung tatlong araw na yon. So, in short, para ka lang 3 pairs per day. Sa days na yan. So, since may limit per day, like 10 pairs or 14 pairs, napipilitan yung mga members na i-hold yung pay-ins nila. Tama? Pag sarili mo kasi, kaya mo pang i-hold eh, paunti-unti. Pag bago ka. Pero pag long term, di ba, pag dumadami na yung downlines mo, hindi mo na talaga mapipigilan yun, yung downlines mo mag-encode. Kaya maraming nababurn out. Maraming, di ba, maraming nagagalit kasi pinipigilan ng uplines yung downlines sa mag-encode. Eh, syempre, kailangan ng ibang downline ng money, di ba? Kailangan nilang kumita. Kaya nga sila nag-join kasi gusto nilang kumita. Tapos yung iba, pinapahold ng uplines. So, yung ibang mem uplines, minsan months umaabot, minsan years na hindi na na-encode. So, maraming kawawa. Siyempre, inahanap nila yung account sila, di ba? So, sa IM, walang ganyan. Okay? So, sa IM, walang ganyan. Since walang maximum per days sa IM, hindi mo talaga kailangan mag-hold ng code. Ipupush mo pa nga yung downline mo na mag-encode. Eh. Why? Kasi may expiration eh. Diba? Diba sa atin, kahit one day ka mag-encode, diba madalas nga dito, every Monday lang sila nag-encode, cut off. Diba? Monday yung cut off natin. So okay lang yun, walang problem. Kasi nga, maximum per week naman tayo and rank-based income tayo. So kaya ang solusyon doon, diba, para ano, rank up ka. Okay? Are you learning? I am learning. So, before I proceed, so number 4 na tayo. Number 4, beauty of one account policy. Sa multiple, ganito. Number 4, teamwork. Okay? Sa multiple, ganito. For example, 7 accounts ka, di ba? May left and right ka. So, usually, example, may na-direct ka na 8. Diba? Normal sa atin, maraming direct. Yung iba nga, nakikita ko dito, may 20 direct sila in one month. Diba? Iba, 15. So, example, may DR ka na 8 persons. Usually, pag sa multiple accounts, ang ginagawa dyan, ano? So, may mga experience dito, ano? Hinihiwa, hiwalay yan. Tama ba? Tama? Para ma-maximize yung 7 accounts. Right? Tama? O, iba-ibang leg. Tama, sabi ni Mentor Christy. Para ma-maximize niya yung in-invest niya. Siyempre, yung 7 accounts niya. Yun naman yung purpose kung bakit nag-multiple accounts. Para multiple din ang income mo. Tama? So, mangyayari dyan, effect niyan, walang teamwork. Why? Kasi nga, hiwa-hiwalay. Hindi nagkakatulungan. Imagine, 8 lines yan, no? Walang grupo yan, no? Walang tao, hiwa-hiwalay. Paano mo hatingin yung sarili mo niyan? 2 lines nga, ubus na oras mo. 8 lines pa kaya. So, walang teamwork talaga. Kaya sa multiple, mahirap talaga i-apply yung teamwork. Why? Kasi design siya that way. Iba-ibang sistema yan, no? Iba-ibang tao, hindi magkakilala, tapos hiwa-hiwalay mo pa. Tama? So, kumbaga, ubus oras ni apply, di ba? Hiwa-hiwalay. Then, ang nangyayari, minsan, ganito. May experience ako before, sa previous namin, ganito, kahit magkaibigan.
Diba? Magkakilala. Minsan magkakamag-anak pa, magkakapatid pa, hinihiwala-hiwalay ni upline. Kasi nga, ang goal niya, syempre, kumita yung multiple accounts niya. Diba? Ang goal ng member, syempre, pakitain niya yung multiple accounts niya since yun naman yung turo ng uplines niya. In effect, no, nagiging greedy na tayo unconsciously. Why? Kasi kung saan tayo kikita ng malaki, doon natin ilalagay yung DR natin kahit walang natutulungang member. Tama? O guys, ganito. No, medyo tip to, no? Ang goal mo, kumita yung downline mo, 'di ba? In short, tulungan mo siya, 'di ba? I-assist mo siya, 'di ba? Bigay mo i-service mo, bigay mo para mabaliw siya, para makita niya yung future. 'Di ba? Kailangan kumita siya eh, para mabaliw siya, para makita niya yung future. Ay totoo pala 'to, 'di ba? Para ma-feel niya na wow, totoo pala. 'Di ba? Kumikita pala talaga. 'Yun ang goal mo, kumita yung downlines mo. Kasi kapag kumita yung downlines mo at nakita niya yung future sa IM Worldwide or sa network, 'di ba? Kung saan ang gagalaw yan, di mo na kailangan baliwin yan. Diba? Kesa yung puro sarili mo yung pinapakita mo, ikaw at ikaw pa rin yung mag-workout kahit long term na. Kasi puro ikaw lang yung baliw. Diba? Kailangan ang goal mo, kumita yung downline mo para makita niya yung future, para ma-feel niya na totoo yung kitaan. Diba? Dadatingin tayo kung saan ang gagalaw yun kasi nakita niya na yung future clear eh. Tama? At pag kusa nang gumalaw yung downlines mo, 'di ba? Pag kusa na, hindi mo na kailangan i-push nang i-push, 'di ba? Baliw na 'yan, 'di ba? Ang term natin sa networking, baliw na 'yan. Pasok din naman lahat sa iyo ni, tama? Akala lang kasi natin kumikita tayo pag multiple, we are gaining kasi multiple accounts tayo, pero short term kasi 'yan. Sabi ko nga, dapat long term ka mag-isip lagi. Ang lagi mong tanong sa sarili mo, ano yung makakatulong sa downline ko? 'Di ba? Ganun dapat. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Multiple sources of income dapat. Pero dito kasi sa IM, hindi siya effective. Hindi effective na multiple accounts ka. Kasi designed yung compensation plan natin sa isang account lang. Are you learning? Oh, compare natin dito naman sa IM account. Okay, so dito sa IM, example, Jade ka, may left and right ka, 'di ba? So, may 8 na DR ka. So, ang ginagawa natin dyan, since 2 lines lang tayo, left and right lang, saan mo yan ilalagay? O, 4 sa left, 4 sa right. Ganun lang kasimple. So, effect niyan, may teamwork. Tama? Why? Kasi 2 lines lang eh. Dalawang grupo lang. Hindi hiwa-hiwalay. Nagkakatulungan yan. O, diba? Kausap mo dyan, dalawa lang or 4 lang na core mo. Sistema ng isa, sistema ng buong linya. Pag tinulungan mo yung pinakadulo, damay lahat, benefit lahat, di ba? Pwede bang pa-comment ng IM sa mga nag-a-agree dito, sa mga nag-apply nito? Sige nga. Teamwork eh. Di ba? Guys, kaya din to ah. Pag new member kasi, kailangan 101% yung support mo. Tama? Hindi niya pa kasi kaya mag-isa talaga eh. Diba kahit suportahan mo pa yan bilang upline, iba kapag may kasama na siya na iba. Environment kasi yun. Dami-dami kasi yun, diba? Na-experience kasi dati namin yan sa multiple namin. Pag, diba, pag nahiwalay siya at mag-isa siya, usually kasi hindi nare-release yung ano eh. Kumbaga, hindi eh. Kasi wala siyang ibang nakikita eh. Mag-isa lang siya, diba? Tapos ikaw lang lagi nakakausap niya, walang nakakasama. Sayang naman, hindi din mag-grow. Diba? Sayang yung tao. Unlike pag isinama mo sa iba na may existing team na, may teamwork, diba? Nalalabas yung potential ng tao, mas nag-grow siya. Diba? Kasi may nakakasama siyang iba, may nakakausap siya na iba. Proven and tested na namin yun. Okay, may teamwork sa IM Worldwide. O example, si Mentor May. Nandiyan yung core niya, si Mentor Marlon, si Mentor Kath, si Arian, si Mike, di ba? Si Jean. So, 5 yung kausap ni May. Pero teamwork yan. Why? Kasi dalawang linya lang eh. Tama? O ganun din kay Mentor Peach. Kausap niya si Mentor Jonathan, Mentor Sol, Ikay, Patsy, si Tin. O, ang kausap niya, ilan yan? 5. Pero may teamwork. Why? Kasi dalawang linya lang eh. Solid yun. Nagkakatulungan. Tama? Are you learning po? Ayan. Thank you sa mga sumasagot. Are you learning? Next na tayo. Number 5. Mabilis lang tayo. Number 5. O, two teams only. Okay? So, number 5, beauty of one account policy na tayo. Number 5. Anong meron sa one account sa IM? Number 5, auto-spill.
Ibig sabihin, auto spillover. So, ganito sa multiple. Example. Example, 7 accounts ka, di ba? So, may left and right ka na. Ngayon, example, may new DR ka. Si OFW. Usually, anong ginagawa natin dyan kapag sa multiple accounts? Oh, iba, ang iba, kinocompute saan yung times 2 bangga ko, times 3, times 4, times 5, di ba? Doon ilalagay. Tama ba? Oh, syempre, doon ko ilalagay sa times 4. Oh, doon si new DR. Tama? So, wala na namang teamwork yan. Tama ba? Hiwa-hiwalay sila, 8 lines yan. So, yun yung effect kapag sa multiple accounts kasi maraming pwedeng paglagyan. Tapos, minsan may mga nagpa-promise pa ng spillovers. Promising spillovers. So, yung iba, umaabot na ng 6 months, di ba? 1 year, 2 years, wala pa rin yung promise sa spillover. So, yung member, nababurnout na. Di ba? Saan yung sinabi mo? Nung sinabi mo, bago ako mag-join, sabi mo, may spillover ako. So, usually, ang nangyayari, hindi natutupad kasi nga, multiple accounts si upline. Di ba? Siyempre, ang goal niya, pakitain niya yung account niya, yung own account niya. So, marami akong kilalang ganyan, di ba? Umabot na ng taon, yung promise ng upline niya, nasira na yung relationship nila. Sayang naman. So, ganyan sa multiple accounts. Sa IM, ganito. Sabi ni Mentor Margaret, nangyari po sa akin yan. No? Sabi ni Mentor Nora, tama mints. Okay? So, sa IM, ganito. Example, Jade ka, may left and right ka, di ba? So, may existing left and right ka na. For example, tapos, may new DR ka. Ayan. So, example, yung left mo, strong side mo. Yung right mo, example, stronger side mo siya. Ibig sabihin, mas malakas yung right side mo. Correct? Nakakasunod? Tapos, example, may new DR ka. May new DR ka. Silver siya. Student yung new DR mo. Yung left side mo, ang background ng mga to, for example, professionals. Yung right side mo, ang background nila, students or youth. Yung new DR mo, students sila. Guys, ganito. Usually, pag mag-spillover ka, guys, ganito ah, sa mga spillover pala, sa mga spillover, may mga things to consider tayo ah. Hindi yung ilalagay mo lang kung saan yung pamangga mo. Usually kasi nilalagay natin agad sa automatically sa pamangga natin. Tama? Tama ba? Pero ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Advice ko sa inyo. May mga things to consider kasi ang spillover. Unang-una, matching. Yung structure na to, yung nakikita ninyo sa screen, di ba? Yung left mo, professionals yan. Yung right mo, students yan, di ba? Tapos yung new DR mo, student. Usually, ilalagay mo yan sa pamangga mo, which is sa left, tama ba? Pero, may things to consider nga sa spillover. Number one, matching. San, lagi mong tanungin yung sarili mo, yung new DR ko na student, saan, pag sa left ko ilalagay professionals or sa right ko ilalagay student, saan kaya siya mas magiging comfortable? Saan kaya siya yung hindi mahihiya? Ganyan, di ba? Saan kaya siya mas makaka-relate? O, sige nga, pa-comment nga po, sa left or sa right? Daming sumasagot, student, sa right. Tama, di ba? Sa right. Right. Daming sumasagot, student. Tama po, di ba? Saan siya mas magiging comfortable? Sa right, syempre. Sa kapwa niya, students. So, kahit stronger side mo yung right side, ang suggestion ko dyan, syempre, ilagay mo siya kung saan siya magiging comfortable. Kung saan siya magiging, kung yung hindi siya mahihiya. Di ba? Kasi halimbawa, ako student ako, new direct mo ako, tapos nilagay mo ko sa professionals. May mga doctors, may mga attorney, di ba? May mga, di ba, lawyers, ganyan, may mga teachers. So, mahihiya ako eh, kasi hindi ako makaka-relate eh. Unlike pag ilalagay mo ko sa youth, sa kapwa, di ba, magkakalapit kami ng age, mas makaka-relate ako. Tama ba? So, yun yung first thing to consider. Matching. Huwag niyong kakalimutan yan sa spillover. Hindi porke strong side mo yung left mo, di ba, pamangga mo yan, dun mo agad ilalagay. Hindi. Ang goal mo lagi, long term. Okay? Next, second thing to consider, think long term. So, paano ba yan? So, ang thinking mo dapat, pag saan ko kaya ilalagay itong new DR ko? Saan siya mas mag-grow long term? Di ba? Hindi yung kung saan ka kikita short term. Diba? Gusto kasi natin lagi mabilisan, instant. Hindi pwede. Dapat long term ka lagi mag-isip.
Ang question dyan, saan ba ito mag-grow? Saan kaya mag-grow tong taong to, di ba? Kahit wala ka pang income agad, guys, kahit wala ka pang income agad, ang isipin mo, long term, saan ito mag-grow? Di ba? Saan kaya ito makaka-relate na kasama niya? Di ba? Doon mo ilagay. Always think long term. Pag short term ka kasi mag-isip, hindi ka talaga makakabuo ng solid na grupo. Ikaw at ikaw lang ang kikita, believe me. Diba? Kung sa simula, kasi kung sa simula pa lang, sa mali mo na siya nilagay, hindi talaga siya mag-grow. Diba? May tama kasi. Kikita ka lang short term sa commission mo, pero hindi mag-grow yung tao. Hindi siya lalago. Sayang lang. Diba? Sayang. Sayang yung potential. Are you learning? Okay. Next. Ayan. So, syempre, lalagay mo siya sa students para makarelate siya, di ba? Para naman hindi siya mahiya sa mga kasama niya. And then, okay, spillovers, guys. Tandaan nyo lagi ito. Spillovers are your responsibility. Pakitype nga po, medyo mahaba. Responsibility. Ayan, pakitype. Salamat po sa mga nagko-comment, di ba? Pakitype nga po, responsibility. No, sa mga nabigyan ng spillover. Guys, sa mga nabigyan ng spillover, responsibility mong alagaan yan. Diba? Hindi naman yan regalo or display lang. Bonus siya, yes, pero responsibility sila. What do I mean? Ibig sabihin, treat mo sila as your downlines. Diba? Ang iba kasi, pag nabigyan ng spillover, hinahayaan na. Hindi daw kasi niya direct. Diba? Wala man naman daw siyang RQV. Hindi daw niya kilala. O spillover lang daw sa kanya, hindi ganon. Pag spillover sa'yo, pag under ng organization mo, automatic responsibility mo sila. After this training, may assignment tayo. Okay lang ba? O open your online account. Lahat ng under your organization, pakitype nga po, responsibility mo. Lahat ng under your organization, downlines mo yon, responsibility mo sila. It is your responsibility na kilalanin sila. Diba? Mag-reach out ka. Diba? Under mo yan eh. Tulungan mo din naman. Okay lang ba? O guys, pangungunahan ko na kayo ha. Ang comp plan natin, basta in-apply mo ng tama, ang one account policy, okay? Ang spillover, automatic. Okay? Automatic siya. Pero, may malaking pero. Pakitype nga po, but. Pakitype nga, pero. Yan. Pero, huwag tayong umasa sa spillovers. Diba? Spillovers are just bonus. Huwag umasa. Ang mindset mo dapat, wala kang spillovers. Para yung trabaho mo, full blast pa din. Diba? Minsan kasi, instead of advantage ito, nagiging disadvantage siya sa iba. Why? Kasi ang iba, umaasa na lang sa spillovers, which is wrong. Ang mindset mo dapat, diba? Kung leader ka, bonus lang ang spillover. Diba? Magbuo ka ng sarili mong grupo. Iba ang effort ng walang inaasahan. Maniwala ka sa akin. Iba ang effort ng walang spillover. Kami dati wala naman spillover. Hindi kami umaasa dun. Diba? Workout kami ng sarili namin. No? Kung may spillover si mentor, blessed. Diba? Be grateful. Diba? Pero ang tunay na leader, hindi umaasa at humihingi ng spillovers from their mentors. Kusa siyang binibigay. Okay? Kasi instead na maging advantage mo siya, di ba, yan pa yung magiging bara sa growth mo. Yan pa yung magiging dahilan ng kabagalan mo. Okay? Ito naman para sa lahat. Guys, no, sa mga nanonood dito tonight. I hope na i-apply natin ang one account policy. It's for you and your team din. Long-term effect siya. Lahat naman tayo dito uplines, di ba? Pag may downline ka, kahit isa lang yan, upline ka na. Tama? So, sa, di ba? So bilang upline, diba? Bilang mentor, apply mo yung one account policy para ma-apply mo yung auto spill. Diba? Pero bilang downline din, oh. Bilang downline, huwag ka tumingin sa taas. Huwag kang umasa sa spillovers. Create ka ng sarili mo para mailabas mo yung full potential mo. Again, iba ang trabaho ng walang inaasahan. Are you learning? Are you learning po? O bonus lang yan ha. Dapat ganito ang mindset mo. Dapat ganito mindset mo. Pag hindi ako nabibigyan, diba? Pag hindi ako nabibigyan ng spillover, meaning ikaw yung malakas. Tama? Anong mas gusto mo? Ikaw yung malakas na side or pamangga? Sabihin mo sa mentor mo, "Mens, hindi ko kailangan ng spillover mo. Itulong mo na lang yan sa kabila."
strongest side ako, Mens, eh. Diba? Sabihin mo sa mentor, Mens, hindi ko kailangan na spillover mo. Ipunong mo na lang yan sa kabila. Strongest side mo ako. Mens, okay lang. Huwag mo na ako bigyan ng spillover. Ibigay mo na lang yan sa kabila. Total, mauubos ko naman yan, eh. Diba? Ganyan ang leader. Ganyan mag-isip ang leader. Okay? Tandaan nyo to, ha? What we are is what we produce. Ulitin ko. What we are is what we produce. Kung palahingi ka sa uplines mo, di ba? Magkakaroon ka ng downlines na same sa'yo. Gusto mo ba yun? Nahihingan ka ng downlines mo? Siyempre, hindi. Di ba? Kung umaasa ka din sa spillovers ng mentors mo, o magkakaroon ka din ng downlines na umaasa sa spillover, gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Okay? Ang auto-spill, yung advantage, di ba? Yung auto-spill na beauty ng one account policy, make this as your advantage. Wag dapat siya maging disadvantage sa'yo. Are you learning? Before po ako mag-move. Okay, number six. Number six, beauty of one account policy. Number six is anti-kamada. Okay, ibig sabihin po ng kamada, yun yung maraming accounts, no? Parang ganito. So, aware naman na kayo dito. Yan. So, ganyan ang kamada. So, bumibili yung ganito sa multiple accounts. Allowed sila na ganyan. So, same name. Lahat name na yan. Naka-name sa kanya lahat yan. 31 accounts yan. Pag isa multiple accounts, open ang kamada. Meaning, kahit ilan ang accounts na i-purchase mo, pwede. Pero itong nasa presentation ko, 31 accounts lang yan. Diba? Okay. Kasi dun, ganun designed yung compensation plan nila. Kaya ako dati, share ko lang, nung nag-network ako before, parang nababaliw ako sa mga income ng mga top earners sa iba companies, like 300,000 one week, di ba? 500,000 one week, yung iba 1 million per month, di ba? Talagang, kumbaga, sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko rin yan, di ba? Kaya ko din yan. So, okay naman yung naging effect sa akin, na-motivate ako, di ba? Pero nung nalaman ko yung sistema sa labas, di ba, sa mga multiple accounts, doon ko na-realize na, ganun pala doon, di ba? Ang iba kasi nagpapa-invest, di ba? Example, 3 million worth ng packages, di ba? Ibibili nila ng maraming accounts. Tapos, naka-name lahat sa member. Kaya malaki yung check nila kasi, di ba, may direct yun, may pairing yun. So, kaya malaki yung check nila. So, doon ako nababaliw nung nag-network ako. Hindi ko alam, kamada pala yun. Non-stop kasi kapag ganyan yung sistema sa ibang kumpanya. Diba, nagpapa-invest sila, tapos ang ginagawa nila, hindi na sila nagbibuild ng tao, pera-pera na lang. Tapos ang kapalit nun, pag inapa-invest nila, tutubo yung pera ng investor nang walang gagawin. Kaya marami silang napapa-invest. Ganun yung ginagawa sa iba. Tama yung sinabi ni Mentor Christy, short term yun. Kaya yung iba, sobrang daming products niyan, di ba? Kasi daming packages niyan eh. So, sobrang daming products niyan. Yung member din, di ba, magbebenta para maibalik niya yung pera ng investor niya. Ganun yung nangyayari. Medyo actually complicated, magulo, in short. Kaya, di ba, kaya wala nang taong natutulungan na mag-grow. Walang nabibuild, di ba, as a leader. Kasi ganun yung ginagawa nila. Invest, benta products, and so on. Ang tawag sa sistema na gano'n, alam nyo guys, ang tawag sa sistema na ganyan, rob Peter to pay Paul. Diba? Ibig sabihin nun, mag-a-ask ulit sila ng investment sa iba para mabayaran nila yung una. Tama, Ponzi, etc. Non-stop yun. Hindi yun matatapos. Kasi pag tumigil yung tao, wala na siya ipagbabayad doon sa unang napa-invest niya. So magulo siya talaga. Kaya daming kawawa na members, 'di ba, nababaon sa utang kasi may iba, 'di ba, hirap na nga ibenta yung products, hindi na nila nabalik yung pera ng investor, nababaon sa utang. Hanggang sa nagkakademandahan na, 'yan yung reality sa labas sa multiple accounts. Kaya maraming kawawa. Ang iba naman, totoo naman yung income na maliliit, pero yun nga yung mga malalaki, yung mga nakikita ko dati, 'di ba? Hindi talaga. Kasi nga limited lang yung income nila per account. So pag meron ng malalaki, so alam na, 'di ba? Ano siya? Kamada na 'yun. Kaya meron nga before, naalala ko 'to, merong top 1, no? Merong top 1 sa isang kumpanya before, nag-network pa lang ako nito. So nakikita ko siya sa YouTube. Usually kasi pag top ka, 'di ba, magsi-share ka sa na inspirational talk 'yan sa event niyo, 'di ba? Yung top 1 na to, alam nyo, yung tao na to, yung top 1, wala siyang nasabi. Nag-thank you lang siya. Kasi, why? Kasi wala naman siyang experience sa pag-build eh.
Diba? Why? Kasi kamada. In short, wala na sa heart. Diba? Unlike dito, yung mga top mentors ninyo, galing sa puso, diba? Galing sa experiences nila, yung sinishare nila. Mafe-feel ninyo talaga kung saan sila nanggaling. Diba? Tama, sabi ni Mentor Chrissy, hindi siya makaka-inspire. So, ayun. Are you learning? Yung minsan nga, OFW pa yung madalas na, ano, na mapa-invest nila. So, iba, syempre, pinaghirapan nila yung money, diba? Pinagtrabahuan nila yon. Tapos, hindi mababalik yung in-invest nila. So, maraming kawawa talaga. Kaya dito, ayan, so, fake income and fake results yung mga yun. Kaya dito sa IM Worldwide, diba? Ayan. So, example, ito sa IM. May existing left and right ka na, naka-jade ka. Tapos, may new DR ka. Diba, bawal mo naman yan ilagay sa inner mo. Diba, sa outer yan lagi. So, in short, hindi siya makakamada. Okay, hindi siya pwedeng kamadahin. Hindi siya create that way. Okay, so one account only lang tayo. So, ang gusto natin, kaya natin na-create ang networking, diba? Kasi gusto natin malinis ang industry ng networking dito sa Philippines. Kasi sayang naman yung network marketing, diba? Napakagandang platform nito. Nasira lang ng mga Filipinos eh. Diba? Shortcut yung ginawa nila. Tama? Kumbaga, ninegosyo na nila yung networking. Instead na mag-build ng tao, hindi na. Ang ginagawa nila, shortcut na. Nagpapa-invest na. Kinakamada na lang nila. Guys, may share pala ako, no? Ito, na-share ko na rin to last time. Naalala ko kasi to, nung nagsisimula pa lang yung company natin, 3 months pa lang tayo nito. 3 months old. Merong tao na gusto mag-invest sa IM ng 10 million pesos. Diba? 3 months pa lang tayo nito. Ah, negosyante siya. So, nag-meeting kami noon nila press, diba? So, office noon sa IM, sa Green Hills, nag-offer siya ng 10 million daw. Pero alam nyo, sabi namin doon sa lalaki, kausap niya si press, hindi natin inaallow yung gano'n, yung kamada. Kasi gustong mag-invest ng lalaki ng 10 million, gusto niya kamadahin, in short, yung IM. Kasi 3 months pa lang tayo nun eh. So, nag-o-offer siya. So, sabi namin, hindi pwede, di ba? Hindi tayo open sa ganyan. Pero alam nyo, kung pera lang ang habol natin, di ba? Bagong-bago pa lang tayo nun, di ba? 3 months pa lang. Kung after lang tayo sa money, syempre kukunin natin yon. Wala namang mawawala sa kumpanya. Actually, kikita nga tayo ng malaki doon. But then again, hindi naman tayo after sa money. After tayo, di ba, sa mga taong pwedeng mabago ang buhay nila. Yung investor ng 10M dapat, di ba, hindi natin tinanggap. Sinabi namin na mag one account na lang siya, di ba, mag platinum na lang siya. Wala pa tayong jade that time eh. So mag platinum na lang siya. Alam niyo yung tao, hindi na bumalik. Sabi siguro niya, naku, wala akong mapapala dito. Ayun, nawala. Baka nag-invest na sa iba. Di ba? Hindi na siya bumalik. Di niya na kami kinausap ulit. Tapos may mga sumali na rin sa atin, no? May mga sumali na rin sa atin na sinubukan nilang kamadain yung compensation plan natin or yung company natin. Pero hindi talaga kaya eh. Ayun, umaalis din sila. Kasi hindi talaga kayang kamadahin eh. Ayaw natin sa ganun, di ba? Ayaw natin ng mga kamador. Kaya hindi talaga nila kinakaya, umaalis na lang sila. Lumilipat sila sa mga companies na kayang kamadahin. Okay, are you learning? Oh, so, tama. In short, design ang compensation plan natin na bawal talaga siyang kamadahin. Okay? Are you learning? Okay. So, malapit-lapit na tayong matapos, no? Siyempre, basta ang goal natin, no? Makatulong tayo sa tao. Siyempre, basta doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus sa ang makatulong sa tao at magpayaman ng tao. Kasi yung yaman mo automatic once doon ka nag-focus. Okay? Tapos pag nagbigay ka ng, di ba? Pag nagbigay ka ng solusyon, tama? Pag nagbigay ka ng solusyon sa mga problema, or naging solution ka sa mga problem ng tao, babalik naman sa'yo, positive yon. Pero pag nagbigay ka ng problem sa tao, mas lumaki yung problema ng tao dahil sa'yo, babalik din yun sa'yo. Tama? Example, pina-invest mo yung tao, invest na tulungan mo, nabaon sa utang, babalik din yun sa'yo. Dami namin kilalang ganun, sila yung hinabol, di ba? Kaya might as well, gawin natin ang tama. Yeah, yung income mo dito, totoo lahat yun. Di ba? Organic yun. Yung mga pinapakita ng mentors ninyo, hindi yun kamada. Organic yun. Totoo lahat ng yun. Diba? Totoong grupo. Totoong leaders. Kaya kumikita sila kasi ginagawa nila ang tama. Are you learning? So, move na tayo.
Ito pala, dagdag ko lang guys. Huwag na huwag tayong maingit sa iba na malalaki ang cheque ha, na nakikita ninyo. Na basta focus lang tayo dito sa IM. Tinisin natin ang industry, di ba? Focus lang tayo sa sarili mo, sa grupo mo. Gawin natin kung ano yung tama. Huwag kang maingit sa malalaki ang cheque na alam nyo naman na mali yung ina-apply nila. So, huwag tayong maingit doon. Basta focus ka lang sa IM, gawin mo yung tama. Kung ano yung sinabi ni mentor, gawin mo. Diba? Babalik din naman sa'yo yun eh. Tapos, dagdag ko lang din regarding underprice. Pag tamada kasi, nagiging open siya for underprice or black market. Kasi yung underprice, may mga nakikita dito sa Lazada, diba? Alam nyo, sa totoo lang, bawal naman talaga sa company natin yan. Hindi talaga natin ina-allow yung underprice. Alam nyo naman yan, diba? May rule naman tayo dyan. But, alam nyo, magagaling lang talaga sila eh. Magagaling lang talaga sila eh. Dami kasi yung gamit nila eh. Eh, ang dami, never mo talaga mahuhuli ang dami kasi nga dami. Hindi totoong tao yun eh. Paano mahuhuli ang hindi totoong tao? Hindi siya yung totoong siya. Diba? Trabaho na kasi nila yan eh. Alam mo, kahit hulihin natin yan, hindi yan mawawala. May mga na-sanction naman na tayo eh. Pero hindi yan mawawala kasi yan yung trabaho nila eh. Trabaho nila mag-underprice. Diba? Mang-low. Diba? Kumbaga hindi gumawa ng tama. Kasi job nila yan eh. Expertise na nila yan. Sobrang galing na nila dyan. Kumbaga, hindi kasi natin control ang ibang tao, diba ipag-pray na lang natin sila sa totoo lang. Kasi ginawa na namin yung part namin, hindi talaga, actually, dumadami nga sila eh. Kumbaga, alam naman nila na mali yan, diba, na unfair yan sa iba, alam naman nila na hindi yun allowed ng company, so kaya na natin si Lord ang gumalaw dun. Okay, wag na kayo maghanap sa Lazada, sa Shopee. Baka kasi nauubos pa 'yung oras mo diyan, sumasakit na 'yung ulo mo lalo silang dumadami, 'di ba? So hindi natin sila control. Basta alam naman nila 'yung maling ginagawa nila tapos ginagawa pa rin nila. Hayaan na natin 'yun. Basta tayo gawin natin 'yung part natin, 'no? Sa mga sumusunod naman dito sa price. Sa mga hindi nag-underprice, oh. Proud kami sa inyo. Gusto namin sabihin na proud kami sa inyo. Si Lord ang nakakakita ng ginagawa ninyo. Si Lord na ang bahala mag-bless sa inyo in so many ways. Diba? Akala mo hindi ka kumikita. Tama? Kasi sumusunod ka. Akala mo hindi ka kumikita kasi sumusunod ka eh. Diba? Pero hindi. Alam nyo, gagawa at gagawa ng way si Lord para mag-bless ka. Believe me. Iwasan natin yung thinking na ay, ginagawa naman ng iba. Gawin ko na din. Nag-underprice naman ng iba, mag-underprice na rin ako, hindi ganun. Pag alam nating mali, huwag na natin gawin. Diba? Kasi si Lord naman ang magbe-bless sa atin eh. Gawin lang natin kung ano ang tama. Siya na ang bahala. Pag mali kasi, diba, akala natin we are gaining, akala natin nagkakaroon tayo, akala natin kumikita tayo, pero parang butas kasi yan sa bulsa eh. Parang butas yan pag mali, akala mo malaki yung kinikita, pero nauubos din siya. Diba? Huwag na natin isipin yung mga yun. Nasakit lang ulo natin kasi hindi natin control yun. No? Focus on what we can control. And ipag-pray na lang natin sila. Are you learning? Sa mga nag-underprice na nandito, ewan ko sa inyo. Diba? So, unfair kasi talaga yun. So, bahala na kayo dyan. And lastly, number 7 na tayo. Number 7, beauty of one account. Equal effort. O ganito sa multiple accounts. Example, may 7 accounts ka, di ba? May existing team ka na. O. Pag sa multiple, since 8 lines ka, syempre, hirap supportahan lahat yan. Na-try na namin yan before sa multiple accounts, di ba? Nung member pa lang ako, hirap talaga. Ubus yung oras mo, di ba? Tapos, minsan, madalas dun ka din magsusupport sa pinakabago. Minsan sa mahina, di ba? Minsan napapabayaan na natin yung strongest side kasi 8 lines lang, hirap talaga. So sa giving time, mahirap yan. Hirap hatiin yung sarili sa 8 grupo. And giving incentives. Iba kasi, kadalasan, di ba, mas favor nila sa pamangga nila. Minsan yung times 4, times 3, di ba, mas malaki yung support nila doon sa mas marami silang bangga. Nakakalimutan na nila yung pinakamalakas at pinakamasipag talaga. So ito guys, wrong mindset na kailangan maayos. Sabihin ko na rin. Sa mga giving incentive siguro, no, ito yung wrong mindset na kailangan natin maayos. Lagi niyong tandaan to ah.
ang both sides mo, yung left and right mo, sa IM na yung pinag-uusapan natin, ha? Oh, sa IM na yung pinag-uusapan natin. Yung left and right mo, importante yan. Okay? Both are important. Yung left and right mo. IM na yung pinag-uusapan natin. Pa-comment nga po, both. Sige nga. Pa-comment nga, both. Both are important. Left and right, importante. Walang mas importante yung isa, yung pamangga, hindi siya ganun. Take note, wala kang pamangga kung wala kang stronger side. Ulitin ko. Wala kang strong side kung wala kang stronger side. Tama ba? So, ibig sabihin, parehong importante. Tama? Kaya kailangan pareho mong alagaan. O ganito dapat ang thinking mo. Example, pag-usapan natin yung gold. Ang gold, di ba 3,000 ang pairing yan? Ang thinking ko dyan, nung nag-network ako, ganito. Para ma-withdraw ko ang 3,000 na pairing, kailangan ko muna mag-deposit ng 1,500 sa left, 1,500 sa right. Para ma-withdraw ko ang 3,000. Gets? Kasi hindi ko ma-withdraw ang 3,000 kung wala akong left and right. So, ibig sabihin, parehong importante. Ang iba kasi, tinutukan lang nila yung pamanggang side nila. Yung mas malakas. Diba yung mas malakas? Ay, bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. Mali yun. Both are important. Walang mas importante. Diba? Parehong importante yan. Kasi wala kang stronger side kung wala kang strong side. Pareho mong alagaan. Okay? Oh, sa IM, two lines lang. Focus ka lang sa core mo. Diba? Sila na bahala sa baba nila. Pwede mo tutukan both. Diba? Fair lang ang time. Kumaga yung time na maibibigay mo, 50-50. Pwede. Incentives, pwede. Are you learning? Oh, ito naman nasa screen. Incentives are just bonus. Guys, ito ha. Ang incentives from uplines, from company, are just bonus. Pakitype nga po, bonus. Bonus lang ang incentive, ah. O, again, tulad ng sinabi ko kanina, what we are is what we produce. Ikaw ang kinakausap ko, ha, hindi upline mo. Ikaw mismo. Yun nandito. You're very blessed na may mentors kayo na namimigay ng incentives. Pwede namang hindi na, di ba? Hindi nila responsibility yan. Pero, namimigay sila. Why? Kasi gusto nilang mamigay. Nature na nilang mamigay. Sa sobrang dami ang pinamimigay, minsan nagiging normal na sa atin, di ba? Pag nag-post si mentor o incentive, minsan wala nang dating sa'yo. Why? Kasi normal na ang incentive eh. Di ba? Hindi na hinihiti. Nagiging disadvantage siya. But then again, bonus lang ito. Hindi ito hinihingi. At kung nagbigay, ihit mo. Be grateful. Kasi sa iba, walang ganyan. Pag meron, you are very blessed. Be grateful sa mentors ninyo. Okay? Ulitin ko, pag wala, okay lang. Walang problema doon. Pero ito sa mga nagsisimula, no? Ulitin ko ha, para clear. Pag may incentive si mentor, you are very blessed, okay yan, ihit mo, be grateful. Pag wala, okay lang, be grateful. Are you learning? O sa mga nagsisimula naman, try mo lang mamigay sa downline mo kahit konti. Maliliit lang, hindi naman kailangan na laptop agad, iPhone, hindi naman kailangan, start small. Kasi kami noon, naalala ko, nag-start kami sa buffet, di ba? Movie, di ba? So, iba-iba, hanggang sa palaki siya ng palaki. Pwede rin start small. Pwede mo rin gawin yan sa downlines mo pag medyo okay-okay ka na. Kasi, kailangan talaga siya eh. Para sa akin, ha, kailangan siya. Kahit maliliit lang, try mo lang. Hindi ko kinakausap yung upline mo, ha. Ikaw ang kinakausap ko. So, pwede mong itry sa team mo. Sa own team mo, try mo lang kahit maliliit. Hindi kailangan na iPhone agad, hindi kailangan na laptop agad, tulad ng sa mga top mentors, hindi kailangan na ganun. Kahit maliliit, pwede. Are you learning? Babalik din naman sa'yo yan, huwag mo silang titipirin. Diba? Kasi pag tinitipid mo yung downlines mo, tipid din ang income mo, maniwala ka sa akin. Pero pag ano ka, full blast ka, diba? Balik din sa'yo yun, maniwala ka sa akin. Law yun eh. Diba? Law of sowing and reaping yun, nagbibigay ka, diba? Todo ka magbigay, o babalik din sa'yo yun. Next. Oh, last na tayo pala. Last na yan. Oh. Summary na lang natin.
Are you learning, guys? The beauty of one account policy. Number one, rank-based income. So, guys, sa mga nandito tonight, priority mo ang rank up. Okay? Priority mo ang rank up. Pag sinabi ni mentor, ihit ang diamond, ihit. Para sa iyo yan, hindi yan para kay mentor. May rank-based income tayo, ha? Kahit hindi mo pa na-hit, no? Pero kung long-term ka mag-isip, kung nagsiseryoso ka sa IM Worldwide, mag-rank up ka na para long-term, di ba? Maririp mo na lang siya. Number two, no fifth pair. So sa atin, walang fifth pair. 100% of your income mapupunta sa iyo. Lahat ng pinaghirapan mo, walang GC doon, sa iyo lahat yan. Number three, no holding of encoding. Since wala naman tayong daily flash out, di ba? Ano tayo, rank-based income tayo. So walang reason para mag-hold ka ng encode mo. Are you learning? Number four, syempre, since two lines lang tayo sa IM Worldwide, may teamwork kasi two groups lang. Then number five, may auto-spill. Basta in-apply mo yung one account, automatic ang auto-spill. Again, ang auto-spill, ang spillovers are just bonus. Hindi siya hinihingi. Kusang nabibigay. So may spillover ka, be grateful. Pag wala, okay lang. Pero bilang mentor, di ba, dapat automatic yan. Pero bilang downline, huwag ka naman humingi ng spillover sa apply mo. Huwag kang umasa doon. Create ka ng sarili mo. Pag leader ka, mag-create ka ng sarili mo, may zero, di ba? May 001 mindset ka. Number six, anti-kamada. Sa IM Worldwide, ang beauty ng complan natin, hindi siya pwedeng kamadahin. Design siya that way. So, ayaw natin sa mga kamador, no? So, ano lang tayo? Ang gusto natin, networking. Then, number seven, equal effort. So, since two lines lang, two groups lang, equal yung time and incentives na maibibigay mo sa grupo mo. Are you learning? Okay. So, guys, ganito. Kahit gaano kaganda yung compensation plan natin, no? Kahit sabihin na natin na ito na yung pinakamagandang compensation plan sa lahat. But if we will not give our best, diba? Pag wala tayong whatever it takes na mindset, kung hindi rin natin ito tatrabahuin, baliwala lahat. Basta kami, no, sa IM Worldwide, ang pangarap namin, umasenso kayo, makuha ninyo yung mga pangarap ninyo, sa family ninyo, and sa grupo ninyo. Okay, we will do our very best para sa ikaganda ng company natin. But then again, it's up to you if ima-maximize mo ito. Kasi lagi niyong tandaan, no? Wala namang perfect company. Wala namang perfect eh. Kasi even tayo, hindi naman perfect. We have flaws, di ba? Pati company natin. But rest assured, we are doing whatever it takes para mapaganda ito. Okay, ang important, no? Again, walang perfect. Ang important, may progress. Even the top 10 biggest companies, di ba? May kanya-kanyang concerns naman yan. Wala kasing perfect talaga. Ang pinaka-importante, may progress. At binibigay kung ano yung sinasabi. Minsan kasi, hindi natin na-appreciate pag nandito tayo sa loob, di ba? Pero ako na nagsasabi sa inyo, di ba? Sa lahat ng company na mapapasukan mo, ito na yung pinaka-matino. Ito na yung pinaka-mabait. Believe me. Di ba? Hindi dahil sa IM ako, pero yun ang totoo. Sabi ko nga, di ba? Dati, sinabi ko to sa video natin, join IM once, at pag gumagawa ka ng tama, you will stay here forever. Okay? Thank you sa inyong lahat. Diba, kayo ang inspirations namin nila Press, nila GM. Diba, ito na yung purpose namin sa buhay. Diba, ang makatulong sa ibang tao. Ang goal namin, ang vision namin, ito ang company natin. Diba, maipapamana na natin to sa mga apuhan na natin. Gusto nyo ba yun? Yung IM account mo, maipamana mo na sa apu-apu-apu mo na, no? Yun yung goal natin, diba? Yun yung vision na binigay sa atin, Lord. Kaya if I were you, diba, sa mga nanonood dito tonight, magtanim ka na ng tama. No, itodo mo na. Dahil humataw ka o hindi, ang ibang members dito, yung mga mentors ninyo, humahataw sila eh. Diba? Kasi pag hindi ka humataw, mapag-iiwanan ka. Mahirap magsisi. Alam mo, sasabihin mo sa huli, dapat pala hinataw ko na. Diba? So sayang, wag natin hayaan dumating tayo sa point na ganun. Okay, 5 years from now, 10 years from now, diba? 15 years from now, lahat ng pinaghihirapan mo ngayon, lahat ng tinatanim mo ngayon, naanihin mo rin yan in God's time. Okay? Then next. Ayan. Public victory comes from private discipline. May question po ako sa inyo. Sino dito yung may mga ina-admire? Ayan, may mga ina-admire na successful people. Pa-comment nga po.
I'm sure meron ka, no? Kasi ako meron din. Yung every time na nakikita mo yung taong to, may na-inspire ka, na-motivate ka, nasasabi mo sa sarili mo na, ay, gusto ko rin yan. Diba? Magiging ganyan din ako. Pa-comment nga. Pa-comment nga kung sino yung mga inspiration mo. Pa-comment naman. Oprah. Ayan, sabi ni mentoring, Oprah. Mentor Sam. Sabi ni Mentor Christy, Mentor Sam daw inspiration niya. Oh. Mentor Peach, iba-iba. Mentor May. Oh. Press AM. Mentor Maybell. Ang dami, iba-iba. Oh. Ganito siya kasimple. Guys, ganito siya kasimple, no? Kung ano tayo ngayon, kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, yung resulta natin ngayon, lahat yan, results lang yan ng actions natin at mindset natin before. Lagi natin tandaan yan. Ngayon, if hindi ka satisfied sa nangyayari sa'yo ngayon, di ba? Anong kailangan mo gawin? Pag hindi ka satisfied sa nangyayari sa'yo ngayon, anong kailangan mo gawin? Baguhin mo yung actions and mindset mo. Ganun siya kasimple. Yung mga top mentors ninyo, gusto nyo ba yung mga resulta nila? No, gusto nyo ba ng bahay tulad ng kay Mentor May, Mentor Kat, Mentor Ikay, Mentor Arian, di ba? Yung kotse nila, Mentor Peach, etc. Di ba? Siyempre, di ba? Gusto nyo ba naman ayaw? Tandaan nyo to, lahat ng nakukuha nila ngayon, resulta lang yan ng naging actions and mindset nila before. Di ba? Hindi lang resulta ang ginagaya, ha? Guys, tandaan mo to, hindi lang resulta ang ginagaya, kundi kung ano yung ginagawa nila. Ulitin ko, hindi lang resulta ang ginagaya. Ang ginagaya, yung ginagawa nila. Paano mag-isip si Mentor Arian? Paano mag-isip si Mentor Peach? Paano mag-isip si ganito, di ba? Gano'ng kasipag si ganito, etc. Lalo na ngayon, no, nasa bahay na lang tayo, hindi na nakikita yung hataw natin, di ba? Kaya ang resulta, hindi pwedeng dayain. Guys, ang resulta, hindi pwedeng dayain. Kasi yan lang yung resulta ng ginawa mo dati. Alam mo, kahit sabihin mo sa mentors mo na humahataw ka, kung wala kang pay-in, kung wala kang cheque, wala kang resulta, anong ibig sabihin nun? Diba? Kaya nga, public victories, nakikita yan sa private discipline. Private, ibig sabihin, hindi nakikita, nakatago. Anong ginagawa mo pag nasa bahay ka lang? Anong ginagawa mo kapag hindi nakatingin yung apply mo, di ba? Kasi 90% ng hataw natin ngayon, hindi naman nakikita ng tao eh. Zoom na lang eh. Tama? O anong ginagawa mo? Kasi kung totoong humahataw ka, dapat may pains ka. Di ba? Kung totoong humahataw ka, dapat may cheque ka. Kung totoong humahataw ka, dapat may resulta ka. Hindi natin yun madadaya, believe me. Hindi natin kayang dayain ang resulta. O marami dito mga tahimik lang, pero may resulta. Nasa top, anong ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin, tumahataw. Ibig sabihin, may disiplina. Private discipline. Diba, maaga pa lang, gising na. May disiplina sa oras. Pagkagising niya, alam niya kung saan niya gagamitin yung oras niya. Hindi kung saan-saan. Tama? O guys, mali din naman, sabi ni mentor, maaga ako gumising, maaga naman ako gumigising. Guys, mali naman yung maaga ka nga gumising, pero ang tanong, anong ginagawa mo while gising ka? Baliwala ang gising mo. Di ba? Mas okay na matulog ka na lang na mahaba kung hindi mo rin naman naayusin yung actions mo while gising ka. Are you learning? Ang tanong, ano yung ginagawa mo habang gising ka? Private discipline, anong ginagawa mo? Anong iniisip mo? Paano ka mag-isip, etc. Are you learning? Okay, then reminder tayo. Guys, I hope may natutunan kayo, no? Reminder tayo. Ayan, BFH na, no? December 10 and 12, next week na to. 2 weeks na lang sa mga hindi pa naka-avail ng tickets nila. Sayang naman. So, once in a lifetime lang to. Dalawang block Diamond mentors natin na magsasalita sa BFH, Business for Home. So, murang-mura lang yung ticket. Bumili ka na. 3 days na yan. No? So, investment natin yan. So, yung link, ipopost na lang again sa page natin. But I'm sure may link naman yung mentors ninyo. So, I'm sure marami kayong matututunan dyan. And second reminder, guys, announcement lang pala. Magkakaroon na tayo ng IBC Baguio.
sa mga may mga downlines, may grupo dito sa Baguio, magkakaroon na tayo ng IBC Baguio. So inaayos na lang yung permit nila. So pag-pray natin by January or ASAP, di ba, okay na yung permit para makapag-start na tayo doon, no? So, ganda mag-market doon kasi malamig. Sabi ng iba, hindi mo kailangan maligo. Kasi malamig daw. So anyway, sa may mga downlines doon, i-work out yun na yung Baguio habang wala pa office, no? Pag open na yan, ay nako, sabog talaga yan, no? Iba-iba mangyayari sa IBC Baguio. Kung nanonood po yung owner dito right now, ko congrats sa inyo and salamat. And then, EEA, Elite Executive Award. So, 6 months pa naman to, 7 months pa. Pero reminder lang, no, wag mo nang antayin na saka ka mag-rank up ng ano, May. Saka na ako mag-rank up, May na lang, June pa naman, hindi. So, goal mo, rank up ka na. So, reminder lang ito. And guys, ito pala, pangungunahan ko na ulit kayo, no, sa... Ay, wait, may pa-play lang pala muna ako ng video. Ito pala, wait lang. Itong video na to, ito yung new video natin. So, play na lang muna siya. I hope na ma-maximize natin yung video na to. Ayan. Kasi sobrang ganda ng video. Paulit-ulit mo nga pinanood kanina, no? New video natin ito for Barley. So, first video ito ni Piolo sa atin. Wait lang. I start my day early, and to make sure I'm fueled, I always take my green drink before every meal. My stamina can keep up even with a dynamic lifestyle. So what's the drink that helps me take on the day with confidence? It's I Am Amazing Barley. Made only from fresh and organic barley from Australia, packed with vitamins and minerals. Experience how it feels like to be amazing. I Am Amazing Barley. I start my day early, and to make sure I'm fueled, I always take my green drink before every meal. My stamina can keep up even with a dynamic lifestyle. So, what's the drink that helps me take on the day with confidence? It's I Am Amazing Barley. Made only from fresh and organic barley from Australia, packed with vitamins and minerals. Experience how it feels like to be amazing. I Am Amazing Barley. Guys, maganda ba o maganda-maganda? Yan yung first video sa atin ni Piolo, no, ng barley. And paulit-ulit ko siya pinanood kanina actually. Yung quality niya sobrang pang-commercial na, no? Actually, pwede na ka siyang gawing commercial eh. So anyway, we hope na i-maximize natin yung video, 'di ba? Sayang eh. Sayang kasi sobrang kilala na super blessed tayo sa product natin na barley kasi kilala na siya and sobrang dami niyang dami na talaga niyang napagaling, no? Natulungang mapagaling. So sobrang dami na testimonials ganyan. And yun. And I hope na tayo mismo user tayo ng barley natin. So ako mismo, yung family namin, user talaga. So hindi kami nahihiyang i-broadcast, ayan, yung barley natin. So sobrang effective kasi talaga siya. So we are very blessed sa product niya. And regarding sa ano naman, ito guys, last reminder lang. Regarding sa promo, wala pa yung promo. Regarding sa promo, wag na kayong umasa sa promo. Okay lang ba yun? Tanggalin natin yung mindset na... Ay, aantayin ko yung promo saka ako ipapasok yung pain. Okay lang ba? may nag-comment eh, na hopya daw. May nag-aabang ba tonight? Ano ba naman yan? Huwag na kayong mag-abang. Huwag na kayong mag-antay. Alam nyo, ang totoong leader, hindi umaasa sa promo. So, abangers daw. Dami daw nag-aabang, oh. Alam mo, pag ganyan ka, na umaasa ka sa promo,
lahat ng downlines mo aasa din. Hanggang sa wala na mag-e-encode sa inyo, 'di ba? Lahat kayo mag-burn out. 'Di ba? Huwag kayong umaasa sa promo. Ang totoong leader hindi umaasa sa promo. Sana tanggalin natin yung mindset na gano'n. Alam niyo nung nag-network kami nila press, nila mentor May, nila mentor Peach sa previous namin. Wala kaming promo doon, pero ang lalaki ng kita namin, no? Ang dami naming pay-ins noon, pero wala kaming promo. Why? Kasi hindi kami umaasa doon, eh. Hindi kami nasanay doon, eh. Sa totoo lang, advantage naman sana yung promo kasi marami tayong, 'di ba, natutulungan tao na mapa-join agad, 'di ba? Sobrang dami talaga nag-join kapag promo, pero nagiging disadvantage siya sa ibang tao kasi umaasa na lang sa promo. 'Di ba, yung iba, hinuhold nila yung pay-in nila ng 1 week, hindi maganda. Alam mo kung hindi talaga maganda, hindi siya maganda. Pag nakasanayan mo 'yan, naku, magkakaroon ka ng downlines na ganyan din, gagayahin ka nila hanggang sa wala na mag-encode sa inyo. 1 week, 2 weeks, wala ka ng cheque, oh. Ginaya ka kasi ng downline mo, eh. Okay, tanggalin natin sa mindset natin yung promo. Ang mindset natin, everyday promo. Diba? Dapat, mindset lang naman yun, eh. Umasa ka na kasi. Ang mindset mo dapat, kahit walang promo, yung hataw ko pang promo. Ganun dapat. Okay? Oh, dahil dyan, dahil umaasa na kayo sa promo, wala na tayong promo. Diba? So, yun muna for tonight, guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Ayun, no? Thank you so much. We love you all. Advance Merry Christmas, no? 1 month na lang, Christmas na. Sobrang bilis ng panahon. Ilang araw na lang, December na. Ilang araw na lang, Christmas na. Ilang araw na lang, New Year na. Okay, so hatawin na natin to. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, di ba? Kasi yung ginagawa natin para naman sa family natin, eh. Wala naman ibang mag-benefit niyan kundi yung family mo, di ba? Yung relatives mo, dadating yung panahon, makakatulong pa na rin sa ibang tao kahit hindi mo kakilala. Di ba? Magiging blessing ka na sa buhay ng ibang tao. Yun yung gusto nating lahat. Okay, so syempre, sabi ko nga lagi, we can't give what we don't have. Naniniwala ako, lahat ng tao gustong tumulong. Pero kung ikaw mismo wala ka, hindi ka makakatulong. Kaya ang goal natin, work mode tayo muna. Habang wala pa, di ba? Work mode tayo. Pag meron na, unti-unti ka nang magbigay. Magiging blessing ka na sa buhay ng ibang tao. Alam mo, dadating yung panahon, madami na mag-PM sa'yo, magpapasalamat dahil nabuhay ka. Di ba? Dahil naging blessing ka sa buhay nila. Ang hirap pag hindi ka blessing sa iba, 'di ba? Walang nakakapansin sa iyo, tama? Ay, ang parang ano 'yung parang pantamang term doon. Parang, 'di ba, halimbawa, pag sakit ka sa ulo ng mga magulang mo, o sabi mentor Weng, buraot. 'Di ba? Pangit kasi pag ikaw 'yung hingi ng hingi lagi, o tama si mentor D, pabigat. Toxic, o ayan. Pangit pag ganun, 'di ba? Pag halimbawa, sabi ng mama mo sa iyo, papa mo, 'di ba, gusto mo ba 'yun, sabihan ka ng papa mo? 'Di ba? Nagsisisi ako, pinanganak pa kita. 'Di ba, mas maganda 'yung anak, buti na lang pinanganak kita, 'di ba? Buti na lang naging anak kita. Mas masarap pakinggan 'yun. Tama? So, thank you guys. We love you. See you all at the top. See you all soon. Ingat kayo palagi. To God be the glory. Ingat kayo, guys. God bless. I start my day early, and to make sure I'm fueled, I always take my green drink before every meal. My stamina can keep up even with a dynamic lifestyle. So, what's the drink that helps me take on the day with confidence? It's I Am Amazing Barley. Made only from fresh and organic barley from Australia, packed with vitamins and minerals. Experience how it feels like to be amazing. I Am Amazing Barley.